Ayos, sing na kami para sa inyong lahat, mga kachismisan. Today is Tuesday, of course, with your Tita Tulfs with teacher Feed. Go, go, go! So many nights, so many dreams that I've been running in my sleep. There's too much pressure in my mind. Oh yeah, yes. Go, I feel good. Come hold me tight. I think I should kiss you one more time and tell you there's something I feel inside. The light is there. Where is the light? I need to see you. Open your arms, I need to touch you. I wanna feel your love and hear you say goodnight. Love me tonight, sing me a love song. Come hold me tight and make me feel strong. I can see your love coming in my heart. I know my life is just a love away. Oh yes, I'm here again. What about this thing? Later. Go, go, go. And to find myself with you, I needn't know what things to do. Now that you're here to guide me, I feel more secure. Where is the light again? The light is there! Where is the light? I need to see you. Open your arms, I need to touch you. I wanna feel your love and hear you say goodnight. Oh, okay na yun, okay na yun. Magandang, okay. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kachismisan. Of course. O, siyempre, no, nauna lang kayo, ha? Kala ninyo, ha? Dahil meron pala kayo starting Tuesday, agahan natin, ha? Agahan natin, habon na lang si Pete. Pag di nakahabon, aagahan po namin. Promise po yan, 12 noon tayo mag-start next Tuesday. Dahil meron tayong kabangga at ito talaga aswang talaga to, naglalabasan na yung demonyo talaga. Aswang. Kasi kung si Man ng Cristy parang okay lang, parang medyo late na kami ganyan. Pero kayo, kahit kayo pala ang aming mga katapat, ako ha, magtutuo. Ang angel at ang demonyo. Siyempre ho, samahan niyo po kami the sa loob angel na lang. And the demon. Oo, ito po yung vlog na walang fixed time slot o fixed time. Kailangan lang kayo matapos, depende po sa ano yung tinatalakay nating issue at daloy ng aming vlog ni Teacher Pete. Teacher Tita Tulfs, Peter Ledesma, welcome here. Yes, Tita Tulfs Junior, makaibigan, your sweetheart in the air, welcome. Pakilapit you to mo the show. Pakilapit mo yung sa mic, mahina ang ano. Yes. Welcoming you to the show. Yes, okay. Of course. Mm-hmm. Welcoming you to the show. And the show, the title of the show is Kambal Chismis! Nandito yung Marimosa. Marimosa. The Marimosa vlog. Okay. I'm Marites and you are? Mosa! Mosa! Kitang-kita na may laki-laki ng banner mo dyan. Parang ay mga beauty queen, di ba? Meron pa isang viewer na sabi, ano daw, talagang gusto raw niya yung aking sas, di ba? Gusto niya i-mine, di ba? Sana all. Okay? Siyempre, marami po kami mga pasabog ngayong araw na to. Tulad ng alam na natin, ang nangyari kila Manang Cristy Fermin. Oo. Sa pag-iwan. Nagkanya-kanya na. Kanya-kanya na sila. Mm-hmm. Pero mamaya pa namin yan tatalakayin kasi yan po ang aming banner story o aming sa thumbnail na si Manang Cristy Fermin ay iniwan sa eri ni
Lolita Buroka Solis and Mr. Poo. Samantalang pinaglalaban lagi sila ni Manang Cristy Fermin. Sa side tayo ngayon ni Manang Cristy Fermin. Siyempre. Oo, kasi siyempre kung sino yung mas may pinagsamahan naman tayo kay Cristy Fermin. Yes. As compared kay Lolit Solis. Eh, ano this man yan, evil is not a human being. Yes. Parang demonyo yan eh. Tsaka nakakaloka, okay. Diba? Talagang dalang sa lapi. Pinagpalit nila si Lolita, si Manang Cristy Fermin, diba? Ganun yun. Ibig sabihin, bakit nila tinigil? Kasi diba sabi nga ni Miss Salve, as the line producer, ay kinausap na siya ng sales na nalulugi ang kumpanya. Ibig sabihin ng kumpanya, Philippine Star Group of Companies, hindi naman yung palang particular na sa vlog nila. Kundi kabuuan ng company ng talagang nalulugi. So ngayon pala, dahil sa pandemic nalugi, ngayon pala daw nakakabawi. But now, bakit ang pinagtaka natin, bakit sila umeri? Diba? Oh. Ano nangyari? May milagro bang naganap? Mamaya-maya po yung tatalakayin namin ni Teacher Pete. Pero syempre, bago ang lahat, gusto natin kumustahin ang ating mga nagbibigay ng allowance. Pasalamatan mo muna yung una nagbigay ng allowance sa'yo. Thank you very much to the beautiful Ana Dizon. No? She is always kind and loving and sweet. Yes. Thank you very much for this. I won't forget. At least, naalala mo pa rin ako, that is something I love. Coming from you. Hinahanap ko na ngayon ano niya, yung lagi ka sa aking panaginip, di ka mawaglit sa isip. Bawat saglit, sa bawat saglit, namadaman kita. Namadaman. Sandra, di naman pala. Kahit sa bawat saglit, nalimutin kita. Hindi ko magawa. Parang mali. Mali yung lyrics. Anyways, ayan. Siyempre, tatalakayin natin yung mga issue ngayon ng mga latest. Alam nyo naman kami dito, hindi kami boom panis. Kami ay boom latest. hindi kami nagpapahuli sa mga latest news, mga hottest news, mainit-init pa inihain namin dito sa Kambal Chismis Teacher Pete. So, may mga gusto kong kumustahin ang ating mga viewers. Ayan. Ay, kumusta na? Si Madam. Naka-ready na kami, Madam. Wait kami sa yung ano mamaya-maya. Somerville. Ayan. Oo, siya yung the talaga. The beautiful Somerville lady. Regular na nagpapaayuda sa she atin. She is always very kind. I'd like to say hi to her. Every ano yan, every Tuesday may pa-allowance tayo sa kanya. At malay mo, magising ang ating isa pang sa big angel natin na si My Dearly Kindness and Certified Friendship, Loy Conte of Bionia, New Jersey, USA. Loy de Conte is actually most giving. Correct. Okay? Ayan. She is one lady who is actually very generous. Yes, yes, yes. Mm. So magbasa tayo ng mga ilang mensahe pinadala sa atin. Na hindi ko nakikita rito. Mawala ka na. Pasang ka na ba? Wala ka naman dyan. Nangyari. What happened to your monitor? Hindi. Kailangan i-ano muna siya, i-refresh muna siya. Ganyan talaga itong mga ano, alam mo na, ang mga youth, ano. But we'd like to thank YouTube, ha, kasi talagang sobra po kami minamahal ng YouTube. For of giving course. Us, for helping us out, no, syempre yung mga commercial na pinagkakaloob ninyo, super chat. Huwag ka mag-skip ng ads, ha, kasi may ads, okay. Ads tayo. Dapat i-ano mo yung volume, pakinaan mo siya. Nag-volume yung ano mo, meron yatang, naka-volume pa yung teacher. Wait, ako naman ang magbabasa, love you. Jan Paul Bonipi, love you all, sabi niya. Love you all. Jan Paul Bonipi, good day, Teacher Pete and Tita Tulfs. Good day also to you, Jan Paul Bonipi. Isa sa masigang nating viewer. Yes, Jan Paul Bonipi, love you all. Tapos, Jan Paul Bonipi, again, I want Teacher Pete to dance. You want to dance, Teacher Pete? Nako, give him a ayuda. Mag-ipon ka. Charot. Si Gomer Istanislao, good afternoon, Kambal Chismis, present. Present daw si Gomer Istanislao. Ayan. Sonia Lopez, hello po, Kambal Chismis. Have a good Tuesday. God bless you. God bless you too. Ayan. And of course, si Jan Paul Bonipi yung pinakahuli natin. Grabe, pinagpalit nila sa pera ang kanilang friendship. Kasi diba, marami ang tagapanood nila ang talagang nakasaksi at naka-witness na lagi pinaglalaban ni Manang Cristy Fermin si Mr. Poo, no? Oo. Na ay, talagang, Chris Aquino. Kung hindi naman daw sila, hindi naman daw si Mr. Poo kasama, hindi nila tatanggapin yung show. Of course. Kasi Chris Aquino is minaliit si, ano, si Mr. Poo. Tapos parang ganoon din ang sinasabi ni Lolita Buroka Solis na wala isang salita. Sabi niya,
Naku, walang iwanan kami. Pagka magkakasama talaga kaming tatlo. Kaya, nakakaloka siya, di ba? Tapos ngayon, makikita mo, bubulaga. Dalawa na lang sila dun sa vlog na yan, di ba? Okay, tapos naiwanan so, na yung isa. Pero meron pa siyempreng ano yan, no? Imahimayin natin yan. Bakit nga na hindi na natigil sa ere? Wala, hindi natin sinasabing matutuwa tayo pag natigil sila sa ere. Hindi natin rinivision sa kapwa natin. Of course. Di ba, tayo naman eh, nakikitapat nga tayo sa kanila. Tayo ngayon kontrabida, di ba? Okay, Teacher Pete, your news. Ano bang bibigay mo sa kanila? Okay, mo na sa kanila. This good-looking guy, tall, dark, and very handsome, is no longer working for the network he was affiliated with. Why? Bakit hindi na siya nagtatrabaho? Hindi na siya binibigyan ng role, hindi na siya binibigyan ng project. Hmm? Kasi pala, ito, magaling ito eh. He's actually very intelligent. Mahusay iwarte din. Mm. Not so much. Not so but much. As a TV host, but as a host. But he's not a ham actor, ha? Hindi siya ham actor, ha? Hindi naman. Hindi, okay. Pero hindi naman exceptional, hindi naman magaling, hindi naman ganun. Basta, kasi na nakarating sa management na siya pala kapag nag-host ng isang affair, he kept on looking at the genitals of the men. Oh, sabi talaga. Niya, talagang obvious na obvious ang pagkabakla niya. Sabi ng babaeng co-host sa commercial, don't look at them when the camera is focused on you. Mm. It's actually very, very obvious. Just look at them when the camera is not focused on you, but when it is focused on you, try to pretend na you're very chill, very pero cool. Pero alam mo ha, sa kabila ng mga advice na yan ng female TV host na yan, no? Oh, mukhang isang mata niya nakatingin din. Pasimple siya, teacher. But look, hindi halata. Look, don't look them. Because, you know, we are hosting a show. We should be professional. We should be a real pro. Yes. You are showing to them the kind of personality that you have. Yes. That is not good. Nirerespeto tayo sa larangan natin. You know what? Nirerespeto tayo. Diba? They respect us a lot, di ba? Tapos sabi nung guy, okay, I'm going to follow your advice. Mm. Okay, tapos may contestant na naman, eh, laki-laki. Tapos hindi talaga siya nakaano, hindi siya nakapagpigil. So may kanta dyan na pag laki-laki. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba 3? Kaya mo ba 4? Kaya namin. Kaya namin. Grabe talaga, hindi siya nakapagpigil. Talagang he looked down there. Wow. Sabi di ba katiis? Sabi ng girl, look at this guy. I was able to tell him pa kanina na not to look when the camera is actually focused on him. But look at him. Naku, hindi talaga siya nakikinig. Oo, sa instruction. Hindi pa nagkasya sa patingin lang. Tumingin pa talaga ng ano? Alam mo ha, kung wala lang camera, dinaklot niya na yung kanotahan ng contestant sa sobrang atat niya. And for sure, Teacher Pete, pagkataas ng event, may binulungan siya doon. Binigay niya yung number niya, diba? Okay, nang makarating sa management, parang hindi naman siya tinanggal. Inano lang, binigyan ng nireprimand. Oh, ayun. Do not do that kasi it's not good for you and not good for the image of the network you're actually affiliated with. Kumbaga, hindi daw maganda. Pinag-usahan siya, parang ganyan. Parang pahinga muna siya. So, rest muna ang kanyang... Rest in peace. Ah, so, ano yun? Wala muna talaga siyang project. Wala muna. Kasi hindi siya sumusunod. Parating tumitingin sa mga lalaki. Yung gwapo-gwapo niya. He's actually very tall. Dark and handsome. Yung nanay niya, kasi maganda naman ang nanay niya. Diba? Mga lubang ko sila, no? Maganda sila. Oo, diba? Alam mo yung ano na yun, ha? Nagpaparapol yun. Naalala ko yun. Kahit na sabihin mo pang hindi ganun kalaki ang kanyang karir sa showbiz. Talent fee. Is so mabait. Talagang, naginaya nga yung mga taga-GMA because parang feeling nga, bakit, ano, nawala na siya? Kasi nga, diba, maliban doon sa chismis na he's a gay, ganun, parang di na nga siya nabibigyan ng proyekto ng GMA. Tapos sayang naman kasi every Christmas nagpaparapol sa staff. Kasi may kaya naman sila. Talaga, they're actually rich. At saka ano talaga, Teacher P, talaga mga appliances galore. Talagang yung mga inaano niya. May career. Diba? Anak ito ni ano, ni Lani Lubangco. Lani Lubangco na siyempre pamangkin ni Rachel Lubangco. Ni Coca. Kailangan niya ba siya? Taka na, no? Baka nasa Amerika na.
di na dito nakatira, di na nag-establish. I don't think so. Baka lang, sa tingin ko. Siguro he is in the Philippines and waiting for the networks approval kung you're okay na, lifted na ang ban sa'yo, you can work now. O ito naman si si Mayor Vico Soto na iputa ng ibon. O tapos natuntua daw yung mga manang, yung mga netizen, yung mga constituents ayan sa Pasig City. Kasi si si Mayor Vico ay sabi nito, during the infection of Oplan, ayan, ng Oplan, no? So doon sa lugar sa barangay na yon. Tapos biglang kasi Mayor Vico Soto kasi balikat niya biglang may nalaglag, may ipot, ganoon, dumi ng ipon. Pero alam mo na niniwala ka ba na kapag naiputan ka daw ng swerte. Ipon? Swerte. Swerte. Kaya malamang no, parang nararamdaman natin ngayon no na parang hindi lang mayor ang tatahaki ni Vico, oh, no? Sa kanyang parang sa magiging, kanyang appeal, sa kanyang he's actually very professional and very good. Para maging senador, tapos maging vice president. Talagay ko. Di ba? Hindi natin sinasabi yung president kasi masyadong mataas na posisyon pero yan. Pero senator and vice president. Yes. Pwede, parang no? Parang pwede. Kasi di ba, naiputan ng ibon kung sa negosyante, lalong uunlad ng negosyo, ito naman yung sa kanyang political career, Teacher Pete, di ba? O magbasa pa tayo ng ilang mensahe pinadala sa atin. Sabi ni Barites Oka, pakibasa mo siya, Teacher Pete. Barites Oka, hello mga amiga. Go, go, go! Sarap makinig ng chika ninyo. Oo naman. Kasi itong mga chika namin dito, mga hindi ito mga fake news. Totoo. Hindi katulad ng mga vlogger dyan. Talagang, naku, nanahimik lang si Senator Kiko Pangilinan. Nagsusulputan na naman sila, Teacher Pete. Sabi naman ni ako si ikaw, ikaw si ako. Hello po, Teacher Pete and Tita Tulfs. Hello also to you. Si Gomer, o Gomer, is Stanislaw. Oo nga, Tita Tulfs. Never pa namin nakitang sumayaw. The ever respectful Magdalena Mael. Ibig sabihin, pinanood ka niya sa DCMM Teleradio kasi ang makakakilala ng Magdalena Mael is yung talagang tagapakinig mo sa DCMM sa Ociosera Intriguera. Sana may mag-ayuda after the dance of Sir Pete. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Ay, naku, dapat umpisahan mo. Charot. O, ito talaga. Baka mag-ayuda sa atin. Oy? Siyempre, isa sa Ayuda Angels ko. Minamahal ko. Minamahal niya ako. Minamahal ako ng hobby niya. Na si Hot Pinoy Daddy, Sir Harry. I'm referring to Ma'am Pilar Santiago of Norway. Alam mo ba yung katumbas ng mga binibigay niya? Super big. Ayan. Ma'am Pilar Santiago, sabi niya, how's everybody? Bakit walang vlog kahapon? Because after ng press con, hindi ka naka-attend, no? I was not feeling well. Min Mendoza, yung main goals, tapos yung kusina ni Mamang, tapos yung balitawanan na produced ng APT Entertainment, no? Ni Mr. Odireka Mike Tobiera, ayan, sa Buko Channel, sa Signal TV, nagpunta pa ako kay Miss Anna Dizon to get my career. Napagod. So, siyempre, naaliw ako dun sa Fairview Mall, Teacher Pete, kung ano mga binili ko. Nakabili ako dun ng, sa wakas, nakabili ako ng headset na walang mic. Kaya, napapansin nyo, hindi nagaanong masyadong maingay. Hindi nagre-react. Oo, di ba? So, yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-vlog. Kasi dumating na ako dito mga 8:30, ganyan. So, mahirap na. Naka-ready na yung news, pero mahirap nang mag-vlog pag anong oras ang dating ko. Si Nigel Danga, Nigel Danga, bakit nga ba biglang nawala si Bruno? E pang leading man, material po siya. May kanta. Okay. Bakit nga ba mahal kita? Di ko alam. Di ba? Bakit nga ba? Sabi niya, di ba, nawala si Bruno. Alam mo, Bruno talagang maganda yung mukha sana niya, may appeal. Pero yun nga, Teacher Pete, no, hindi naman niya kasalanan kung talagang he's a gay. We're not confirming na he's a gay. Pero di ba, kung gay talaga siya, hindi kasalanan po ng isang tao na maging gay siya. Hindi naman baliw ang isang tao para maging bakla na hindi siya bakla. Di ba, Teacher Pete? Ang mali lang sa kanya, kulang ng disiplina. Yun, no. You should not flaunt. Dapat finish. You should not flaunt your being gay. Correct. Maraming gay sa show business. Correct. But they are not flaunting their being gay. Tinatago nila. Marunong silang, siguro, titingin lang konti. Hindi natitingin. Parang pasimple lang. Tingnan lang, tapos hindi natitingin. Mm-hmm. Pero siya talaga, nakatingin because talaga. Because hindi pa tinamay background. Kaya tingting lang, ikikita mo ang mga ngayon. 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 Ang mga ngayon
kami doon. Saka nakita ng vlog na may sumasayaw. yung vlog na katapat namin, hindi marunong kumanta, hindi marunong sumayaw. Ay, si Mr. po, marunong yung sumayaw, for sure. Si Vic Apiral, good afternoon, Teacher Pete. Mama Peter, naka-like na ako. Salamat sa pagla-like mo. Si Didayan, pakibasa si Teacher Pete. Didayan, respeto raw kasi last minute daw. Ay, meron pa sa taas bago yung respeto. Good afternoon po. Oh. Kanina ko po napanood si Cristy. Wala na pala siya sa show. Produced by PSN. PSN sina Mr. Po at Lolit na lang pala ang mag-host ng show nila. 'Di ba kasi ang show ni yung vlog nila is produced by Mr. Miguel Belmonte of Philippine Star Group of Company. Siya po yung anak ni Mr. Sunny Belmonte na naging mayor ng Quezon City. Kapatid niya si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. So 'yun ang tatalakayin namin mamaya, abangan niyo po kasi meron kaming mga siyempre komento diyan. Meron kaming ipupunto doon sa vlog, sa aming vlog na yan na tinatakil namin mamaya-maya ng konti. Itatakil namin later. Okay, si Didayan, respeto daw kasi last minute daw sinabi sa kanila ni Salvi Ace. So mamaya, tingnan natin kung tama ba yung ginawa ni Manang Cristy Fermin na nagbalat si Buya siya doon dahil sinabi ng line producer. Kasi nautusan lang naman yung line producer na sabihin sa kanila yon, okay? Si Jan Paul Bonifit, okay. Teacher Pete. Woo! Napasayaw ako! Wow, napasayaw pa talaga. Okay, so there, ang oras natin ay 2:06, maaga-aga pa kasi kakaumpisa pa lang namin. Mamaya-maya pa kami matatapos, of course, nag-aantay tayo ng mga blessing at saka syempre ng mga, yung paalawan sa atin na talagang, yung talagang nasusurprise tayo din, yung talagang excited tayo. Yes. Na meron tayong mga, meron tayong mga paayuda sa mga ating mga nanonood sa atin. Si Cromat, si Bong Carretero, Sir Pete, kamusta ka na raw, sabi ni Tony. Aba, ikaw magbasa niyan kasi kinukumusta Bong Carretero, Sir Pete, kumusta ka na raw, sabi ni Tony Baloney, watching in San Francisco, California. Who is Tony Baloney? Yun daw may crush raw sa akin. Oh, may kanta. Ano? Crush. Na crush kita, alam mo ba? Okay, si Chromatica, good day po sa inyong lahat. Si Mura ba kumanta ng background song nyo? Ah, sound like silang dalawa. Boses ni Chipmunks. No, he's not, she's not Mura. Kasi babae si Mura, di ba? Dati na pagkambala nakala, lalaki si Mura. Kasi mahal lang yung babae. Pero, no, babae po si ano. May kanta na naman. Ano? Hindi ako bakla. Kakakla-kakla, hindi ako syokla. Kibibilak-lalang yung paning. Babae po ako. Babae po ako. Okay, and ito naman natin ilabang chika, no? Si Mix Molino raw, ay very, no? Talagang, ano siya, affected siya. Talagang hanggang ngayon siya maka-move on sa pagyao ni Mahal. Okay. Pero may nadidinig tayo sa kapaligiran, na panay naman daw ang hada ni Mix Molino. Ano yun? Kung ikaw yung dahil mo nakakalimutan si Mahal, dapat stay ka sa house mo. Stay ka sa place mo, di ba? Mm-hmm. Hindi yung may mga chismis na ikaw daw eh, merong mga nakikita ka na merong ka nakakasamang mga katropa mo. May date. You're actually diba? Out on a date. Ang alam namin di naka-move on kay Mura, si Benny Andaya. Because kahit payat na si Benny Andaya, patuloy pa rin sa pagpunta sa puntod ni Mahal. Parang siya yung asawa ni Mahal. Alam mo, parang siya pa yung naging asawa ni Mahal. Hindi grabe si, ang ano, si Mix Molino. Grabe ang loyalty niya. Yes, talagang kung saan man siya makarating, nagbablog siya. Wala pa siyang hilamos, nagbablog siya para kay Mahal. Diba? Kaso, medyo ano na, no? Medyo nababawasan na yung ano. Kasi siyempre nakakasawa din pag ganun yung kontento. Kailangan mag-iba ka naman. Gawin mo, isama mo si Mura, sabay kayong pumunta sa puntod ni Mahal. Para si Mura naman yung makita na. parang parati na yung mukha mo ang nakikita nila. Okay, si Didayan, ask ko lang po, nag-copyright din po ba kayo sa YouTube kapag ganun po, nadidemonetize po ba? No, hindi naman nadidemonetize. If copyright lang siya. Copyright claim lang siya kasi share kayo nung owner nung song, nung hindi mo kasi property yun eh, no? Pero ang iba, ang talagang pangit pag magkaroon ka ng copyright strike. At thrice na magkaroon ka nito, 3 times na magkaroon ka ng copyright strike, hindi na mag-aabiso ang YouTube, talaga i-cancel nila yung channel mo because may nalabag kang batas, no, doon sa kanilang ruling. Ayan, okay. Arjun Junicio, nabuwag na mga buruka. It's your time to shine, Teacher Pete and Madam Peter.
and ang lively ng show nyo. More power and God bless you po. You guys are the best tandem ever. Uy, natatandaan ko yan. Yung sinabing best tandem payo, ang nagbansag yan sa amin is, o nagsabi yan sa amin ay si Mr. Bitag, Ben Tulfo. Di ba, remember? Sa UNTV. UNTV 37. Even ano, Jason, sa nung solo ako nagpunta sa kanya, grabe daw yung tandem natin, talagang malayo daw mararating kung wala lang daw mga harang. Yun ang sabi ni, alam kasi ni ano eh, alam kasi ni Jason sa yung mga harang-harang yung mga politicking ganyan. Alam niya, hindi lang naman sa politika may mga ganyan eh, sa showbiz may ganyan, 'di ba? Lalo tong si harangerang Lolita Solis, Muro ka Solis, 'di ba? Tsaka parang umaasas talaga sila na magkaroon sila ng show doon sa channel ni Mr. Manny Villar. Well, kung mabibigyan man kayo, ang tanong dyan, tatagal ba ang show nyo? At saka mabibigyan ang show, it's Cristy Fermin. Pwede, kasi diba siya ang... Cristy Fermin is very loyal friend ni Willie Revillame. Best friend forever. Hindi naman ikaw ang friend ni Willie Revillame. Kung hindi, kasabi daw, friend daw ni ano ni Manang Cristy Fermin si Willie Revillame. But the owner of the EMBS channel, no? Hey, Lolita Solis. So, advanced media broadcasting system, kaibigan naman daw ni Lolita Buroka Solis, ang mga Villar. So, magtatalo-talo lang ng ganito. Pero if ever na hindi mangialam si Mr. Manny Villar, at si Kuya Willie na ang talagang tagapamuno ng lahat ng mga... He is going to decide. Programming, sa... The final decision is going to emanate from Willie Revillame. Sa Villar Network na yan, walang magagawa si Lolita Buroka Solis. Lalo't iniwan nila ngayon sa ere si Manang Cristy. Okay. Galit, so, siyempre, galit palagay yun. Ko, kukuha ng ibang kasama si Manang Cristy dun sa show nila. Right. Show nila if ever, ha, mabibigyan sila dito ng show. Diba? Okay. Correct. So, ito naman si ano, Carla Abiliana. Oo, siya haki na naman yung kanyang ano, sa isa kanyang bagong post sa Instagram account niya na, let's play. Parang let's play a game. Parang ganyan, teacher Pete. Parang, siya may mga ano, diba, reading between the lines. Parang ang mga ano, nag-iisip yung mga nakakabasa na ano ito sinasabi niya? Meron ba siyang bagong love? Parang maglaro tayo, Tom. Parang ganyan. O sige, game na ako, maglaro tayo, magpabuyan tayo, mag-ano na tayo. Parang ganyan, teacher Pete. Tapos, pinagluto siya ngayon ng kasambahay niya. First time na parang natikman niya yung luto ng kanyang kasambahay. Okay. Sabi niya, ang sarap mo palang mag-alaga, ang sarap mo magluto. Parang git na naman yun, parinig na naman yung kay Tam. Diba? Kasi diba parang, hindi siya inalagaan, parang hindi siya pinagluto, parang ganun, diba? Parang, minahal naman siya ni Tam. Yun ang sinasabi, yun ang sinasabi the ni Carla. The truth is, diba? Minahal naman siya ni Tam. Mm-hmm. Siyempre, she's actually bitter, she's actually kasi galit, mad. Galit. Kaya you can say the bad things about the guy. Yes, galit eh, no? Nakikita mo lahat yung bad side. Pero when you are not mad anymore, nakikita mo yung good side na rin naman. At saka, di ba, naging parte ng buhay mo yan, di ba, yung lalaki na yan. Di ba, dapat isipin mo din na pangit kung ano ang mga sinasabi mo na kapag kasi may mga ano, tanong, no? Mga tanong na talagang teacher Pete, talagang sinasabi talaga ng very brutal, no? O very vocal na, gwapo nga, pero bading ba siya? Parang ganyan. O, gwapo nga, hindi naman honest, hindi naman sincere. Nila-like ni Carla. So, lahat ng mga parang because ng mga... she is bitter. She is actually Yeah. Alam natin na bitter. Mm-hmm. Bitter nga siya, no? Bitter. Ayan. Pero, di ba dapat dalagin parte ng buhay mo? Di ba dapat iniisip mo na may pinagsamahan naman kayo? Hindi. Na-overwhelm diba? Siya. Hindi niya makontrol. Na-overwhelm siya ng repugnance. She's ibig actually sabihin, mad. Teacher Pete, hindi talaga siya mabait. Kasi kung mabait ka talaga na babae. Nahimik ka na lang. Diba? May bisan konting martir naman. May pagka-martir naman ng babae. Na lang. Usang babae nga tayo, diba? Ang kami, nagmamartir ako, nagpakabona, nagpakamartir din ako sa boyfriend ko, diba? Maunawaan natin yung mga party na gano'n, yung mga sitwasyon na gano'n. Hindi yung paano na lang yan, pag nagkabalikan kayo, nagsiraan na kayo. Wala na. Hindi naman siya sinisiraan ni Tam. Hindi nga siya sinisiraan ni Tam, pero sinisira na niya si Tam, di ba? Hindi naman totally, parang mild lang naman. Pero hindi naman, kasi mild ba yung sabi na parang nag-like ka na ba ding si Tam? My God, sana hindi mo na nila-like yung ganun. Tam, bakit, mo na lang. Bakit niya sinabing bading? Di ba? Parang it's actually bad. Kasi parang, say na bading yung asawa mo, pag may connotation, you are hinting, you are actually giving a hint parang pinipinpoint that he mo na, is diba? Gay. Hindi mo naman sinasabing directly, yes. But you are actually hinting that he is
gay. Tsaka nagbinibigyan mo ng malis yung yung netizen, no? Na parang, ay, nag-like siya. Meaning, true, confirm. Parang ganun, di ba? Yun ang gustong ano, palabasin. Parang tumbukin. Ganyan. Oo, gustong tumbukin. Oo, wala kantang tumbukin eh. Uy, si ano na tayo? Ay, may libadiso, sabi niya. Ayan, pakibasa teacher PC. Ay, may libadisius PM, Sir Pete, and Madam Peter. Yeah, good afternoon also to you. Si Nigel Danga, sino po kaya ang blind item na ng PEP na veteran broadcast journalist na posible na lumipat sa EMPS, Tita Tros at Sir Pete? Marami, marami, siyempre, ang talagang kumbaga si Mr. Manny Villar atat siyang kunin ang mga naglalakihang celebrity, mga sa media, yung newscaster. Yes. Siyempre kukuha talaga sila, ipapirate nila, especially yung galing sa ABS-CBN na alam naman natin na ang talent fee binawasan na. So siyempre ito malaking talent fee ang nakaumbang sa kala Teacher Pete, no? Siyempre malaki, mayaman. Yes. He is the richest in the Philippines today. May mayaman na po! Mayaman! Wala na si Doña Buding, ako na nakakanta. Mayaman kami! kayo pala, hindi pala kami. Mayaman kayo! Nasaan na kayo? Ginagawa niyong pamaypay ang pera. Humaharurot ang aking chiding. Okay, ayan si my dear Aisel Pauletti na anak ko. Ayan, hello po. Hello also to you. Sa mga anak mo, si matalino, si Christopher Kitt, no? Si Miguel, hi. Siyempre si pretty and the cute girl Sunshine, ayan. Okay. Si baby girl. Hindi, Dayan, na-scam daw po si Tom sa isang business venture. Naubos yata ang life savings niya. Totoo po ba yun? Hindi naman maubos yung life savings nila because si Carla Avillana, ang laki na ng savings niyan. Tapos siyempre nadagdag yung pera ni Tom kasi diba, conjugal na yan, diba, pag gano'n, no? Sila na yung magkakasama sa isang bahay. Pero hindi, bahay, kasi no? Sabi niya, wala silang ganun. O kung may prenup sila? May prenup. Kung may prenup sila? Prenuptial agreement. Kung may prenup sila, you don't have any part with my money. So, my money is mine and mine alone. So, ibig sabihin, napakiusapan siya ni Tam na maglabas din ng pera para sa party list. Siguro. Yung maharlikang Pilipino na siguro, pinaglalaban. Siguro, pag ganun, pinakiusapan din the wife na gano'n naman siguro. Oo, siya. Oo, nag-share siya, parang gano'n. Siguro, she was able to share. Hindi naman natin tiyak kung magkano yung amount. Siguro mga 1 million, tag 1 million sila. O 1.5 million kay Tam, 500,000 kay Carla, no? Pwede posibleng gano'n. Pero, yun nga daw, kasi dahil hindi nga na-approve ng Comelec itong Maharlikang Pilipino na to, na ang concern nila is mga construction worker. Kasi si Tam Rodriguez pala, sa hindi nakakaalam, dating construction worker. Okay. Tapos yung katropa niya, macho. hindi kaya sila. Kaya naglabas ng pera si Tao. Uy, ano ba? We're just asking lang ha. We're not so sure. We're not imposing this. Parang ganyan. But the truth is... Pero alam mo, pag tinignan mo yung mata ni Tam, yung namumungay na mata niya, yes. May pagka. Parang tingin, May something, no? May something. Siguro hindi siya Parang there is something that more than meets the eye. Parang hindi siya makaget over dun sa my husband's lover. Tapos, nakakaloka dun, asawa siya ni Carla Avillana. Tapos, asawa pa sila ni Carla. Tapos, naging jowa niya si Dennis Trillo, ganun, doon sa storya. So, parang hindi yata siya hindi niya maimalimutan yung ganung eksena nangyari ngayon sa totoong buhay. Kung totoong nangyari sa totoong buhay. At ang suspect, baka nga yung kasama niya doon sa the very sa masculine guy. So, ay, naku, nagpronta yun sa nagpa-presscon sila. Tapos, ang daldal doon, Teacher Pete, si Tam nga. Pahimik lang. Tone down. Oh, ang gardal, ang galing magsalita. Oh. Baka hindi. A man of conviction. Hindi kayo, Teacher Pete. What is your opinion? I haven't seen him. I haven't heard him talk. Dapat twice ko siyang nakita. Okay. Hindi ko nakita. Si John Paul Bonipi, nagka-boyfriend ka pala, Tita Tos. Alam mo naman, my gosh. Marami? Hindi naman marami, sobra ka naman. Si Dayan, si Nigel Danga. Ayan, si Nigel Danga, ayan. Nigel Danga? Okay, ask ko lang, Tita Tos at Sir Pete,
pag may new shows po ba, ang ABS-CBN Limited Entertainment Press lang ang ini-invite nila? Well, siguro ngayon, dahil sa they don't have money, parang limited din. At saka diba, madalas, walang budget. Walang walang honoraryong ka matatanggap, no? Kaya ngayon, siyempre, mga ibang mga reporter na talagang mag-e-effort sila talaga na mag-zoom, press con, ganyan, virtual o media con na ganyan, eh, nagtatanong na din siyempre na kung meron bang budget to, meron bang honorarium. Kasi, especially kung physical press con, magta-taxi ka, going there, ay, siyempre, magtatanong ka talaga kasi hindi naman sa yung parang mukhang pera, eh, kailangan natin ng pera, ng money because hindi gaganon yung kasi you need income to, natin. You need to spend. Correct. You need to spend because you're not going to get anything in return. Parang kasi isusulat mo, publicity. Mm-hmm. Unlike, di ba, alam mo naman ang APT Entertainment, napakabuti nila, napakabait nila. I'd like to thank Miss Charlotte, ayan, for inviting us. Kasi na-invite din naman si Teacher Pete, no? Nag-MediaCon kami. At nakakaloka, sa virtual MediaCon na yun, naku, thrice binanggit ni Main Mendoza ang pangalan ko. Iba na yung nagtatanong, sinabi pa rin niya, yes, Sir Peter. What's this? Naloka ngayon yung nagtatanong. Hindi po ako si Sir Peter, ako po si Alan Sancon, sabi. siguro nag-magic yung, nag-spark yung name ko sa kanya because napaganda naman questions ko sa kanya. Of course. At saka alam niyo naman si May Mendoza, ano siya talaga, ina-acknowledge talaga niya yung name. Sinasabi talaga niya yung name. Pag, ano, pag may interview, may one-on-one interview or ano, pag MediaCon ganyan, pag nagtanong ka at sinabi ang pangalan mo ng host, ganon, this is Pete Ampolocchio, asking you a question, ganyan. Ay, Sir Pete, ganon siya. Ina-acknowledge niya. Ay, mga artista, hindi ganon, di ba? Walang pakialam. Oo, parang mga pilingerang mga, hindi ano, si Maha Salvador, isa rin yan. O, si Angel Locsin, hindi. Si Angel Locsin, pagka, ano, magtatanong si Peter Ledesma, yes po, ganon. Walang, ay, Sir, ay, Tito Peter, wala. Dead ma. At alam, kilala natin ang ugali ni Angel Locsin. Lisyonada. Kung siya ay talagang mabangong-mabango sa inyo, yung mga pinapabango ninyo, naging biktima kami niya, ng babaeng yan, di ba? Na ang kamay ay may mga mahiwaga, ano? Parang nakita, ano yun? Ba yun? Hindi, nakanta tayo sa Immortal, sa Bulacan. Publicist tayo ng Star Creatives. Diyos ko. Di ba sila ni John Lloyd Cruz? Ano ba yan? Kamay? Oo. Kaya pala tinatago niya yung kamay niya. Parating naka-long sleeve. Oo. Dahil niya pa yung labandera. Dahil niya pa yung naglalabada ng labadami. Grabe. May mga dami. Bakit wala rin si Chepit? Gusto ko yung nasa Jensen ako. Labadami, labango. Si Maxima Labandera. Napakalinis ng aking ano. Diba? Na aking mga damit dahil sa labad. Plastikada lang siya. Gusto niya grandstanding. Gusto niya mapuri. Diba? Pero ano siya, plastikada siya. Tsaka nakakaloka. Nakaloloka kasi Christmas kasi yun. Magki-Christmas na, no? Tapos, di ba nag-promise siya ng gift sa atin, no? Oo. Talagang, meron daw siyang pamasko sa ating dalawa. Ganyan-ganyan. Tapos, wala. Sabi ko, parang hindi ko naman, wala na tayong natitinig mula sa kanya or sa handler niya. So yung handler niya, may number naman ako, tinext ko. Where's the gift of Angel Locsin? We're waiting. Pete and I, ano is waiting sa gift, no? Or waiting for the gift of Angel Locsin. Tapos, ay, sanday lang po, busy lang po. Kasi tinawagan ko yung number niya, hindi sumagot. Plastikada talaga. Tapos sunod na tawag ko uli, ang handler ang pinasagot niya. Hindi siya. Yan ba yung ano? Nag-ano yan, namamaliit yan, nandidiscriminate yan. Oo. At saka ano siya, plastikada siya. Kasi gusto niya grandstanding. May mga cause na a lot of people are actually watching. Ay, ano siya, join. Kasi she is going to be talked about. Tsaka parang wala talagang balak na bigyan tayo ng regalo. Parang ano yun, parang nagpabili lang siya agad-agad ng grocery items na gano'n. Yung nakalagay sa basket. Parang ano yun, madali ang pagpapabili niya kasi nga alam niya, imbyerno na tayo. Nagpabili siya pero wala talaga siyang balak magbigay. Wala naman tayo. Siya naman nagsabi, di ba? We have gift for you, ha? Wait for that, my gift. Parang, di ba siya naman nagsabi? Tapos tayo yung nag-antay naman tayo. Ang pangit kasi pag nangako. Nakita ko yung kamay niya. Kamay ni Hilda. Ano yun? Sa dalawa tayo nung tinitingnan natin, dapat tingin siya sa atin. Dati sinabi nila, maitim ang kilikili ko. Ano naman, tinitingnan naman nila ang aking kamot. Oy, si ano? Si, saan na ba tayo? Gomer Stanislaw, ano po masabi nyo na wala na po si Miss
Luz Fernandez. Di ba meron kang ano? Meron kang encounter with si Luz Fernandez. Mabait raw sa... Luz Fernandez is... ang kanyang character is Luca. Sa OK Ka Perico. Oo. Di ba sabi raw niya, she's actually very good natured and very sweet and loving. Ang totoo niyan, pag hindi ka pa sikat, kapag hindi ka naman baguhan sikat, ka, baguhan ka, at parang ina-underestimate ka niya, uukrayin ka niya. Ay, ganun? Talagang pag eksena namin dalawa, ako yung reporter, siya si Madre Lily, di magda-dialogue siya. Bago ako makasagot... Ito ba yung true confession ng mga bituin? Hindi. Ano to nila? Herbert Bautista, Gretchen Barreto, ganyan. Pero true to life story, kasi di ba Madre Lily? Hindi, series. Ah, series. Ni Fundador Soriano. Ah, so parang ito yung parang mga regal babies, ganyan, tapos si Mother Lily nandoon. Parang tapos, ganun. O, ikaw yung, anong ginampanan mo na character? Ako yung reporter nga, nakalimutan ko na yung name, basta reporter ako doon. Kasi ang dating naggumaganap doon ay si Justo, si Justo. Oo, si Captain yun, si... Kaya AJ, lang, ayan. Parang nag-give up na siya, I don't feel like doing it anymore, so kinuha ko ni Fundador Soriano. Bibigyan mo ng role ito, ang taping natin, we are going to tape for 4 weeks. Kasi weekly lang naman yun, weekly. So, 4 na episode ang gagawin natin. Yes. Sabi ko, okay lang po yun. Kasi ang una kong eksena with Luz Fernandez. So, ito yun, nagka-eksenaan kayo. So, may dialogue ka. May dialogue na binigay sa'yo. Of course. Tinignan ko yung dialogue. I memorized it by heart. May dating kas noong mga panahon kasi binibigyan ka ng dialogue. Ay, sikat na sikat ako noon, Day. Bongga. May kanta. Bongga. Bongga ka, Day. Bongga. Bongga ka, Pit. Na-shock sila sa akin. Kasi sige lang, lahat, sige lang. Itaas ang lahat kilay. Ng sinusulatan ko talaga, pati pinakamaliit hanggang pinakamalaki sinusulatan so talaga ko. Naging controversial naging ka. Sensational ako. Kaya kinuha ako ni Fundador Soriano. Because you are famous. Oo, sige. Bahala ka na dyan. Minsan may mga eksena yan. You should be prepared. Ah, kasi si Luz Fernandez, batikang drama star yan. Talent. Drama talent. Diba? Drama star, the queen of drama sa DCRH. 50s pa, nagda-drama na siya, Teacher Pete. Yes, late baka 40s pa. No, 50s naman. Late 50s. Pero may dadagdag ako dyan na, may dadagdag ako dyan sa pagkatapos, na kamer. Lights, camera, action! Dialogue. Siya muna eh. Siya si Mother Lily, salita ng salita. Na-shock ako. Ang sasalitain lang niya, maikli lang. O, kumusta ka na, James? My name is James. At pumayag si Mother Lily kasi bata-bata pa na time si Luz Fernandez. Oo. Kasi kung sa panahon na may edad na si Luz 80s. Fernandez, magagalit si Mother bata Lily. Bata pa, sabi 80s. Ni hindi ko kamukha. Yan! Oo. Bakit yan kuha ninyo? Hindi ko yan kamukha. Sabi ng ganyan ni Mother Lily. Tapos, so, nag-dialogue siya. Ang original dialogue, o, kumusta ka na, James? Ganon. At magkamukha na si Mother Lily at si Luz Fernandez bago exactly. Siya pinabihan ng buhay. Oo. Tapos, yes. Dapat ganun. Hindi, sinasabi niya. Marami siyang sinasabi. Kung ang haba-haba ng dialogue niya. In short, nililigaw ka. Nililigaw at pinagtitripan at ino-okray ka. May kanta. Ang puso ko'y naliligaw. Ang dialogue niya'y nililigaw. Tapos, grabe talaga. Hindi na patingin ako sa kanya. Okray to ah. Sabi ko, nagda-dialogue ng mga imbento. Imbentong dialogue. Kung saan nakakarating, mga ganun. Kasi kung wala na yung sa script, nag-unlead siya. Ang haba-haba niya. Tapos tinitingnan ako ni Fundador Soriano, what are you going to do? Ang mata niya, nakatingin sa akin, what are you going to do? Hindi tayo dapat magsayang ng negatibo. Ayaw ni direct mo ni Soriano ng take 2, take 3, take 4, take 5. You should do something about this. Nakikita ko ang ibig niyang sabihin. Do something about this. Sabayan mo siya. Pero tapos, bago yan ha, batiin muna natin, ba-interrupt kita. Kasi isa to nagbibigay ng ayuda sa atin. Baka naman this time, ma-inspired siya, matuwa siya sa atin. Batiin na natin ang pinakamaganda ng Dubai. Diba? The very hardworking lady, the generous, the kindness, sweetness, the sweet, the very loving, Ma'am Eileen Greenlee of Dubai. And hello sa kanyang hobby, na yung British hobby niya na nag-work sa isang luxury car company. Okay. And of course, we'd like to greet also her beloved sister, si Ma'am Army o Miss Army sa, ng Brisbane, Australia. Nawala. Diretso mo yung yung kinukwento mo about Luz Fernandez. Tapos, yun nga. Kung sinasabi, mga ano-ano adlib-adlib niya, ang haba ng adlib niya, tapos hindi ka tumitigil. Hindi tumitigil, talagang daldal. Ang ginawa ko talaga, hindi ka tumitigil, ha? Okay. Okay.
ang ginoktawan. Kaso tumawa ka, yung signature laughter. Tawal ang haba-haba. Baka sabi, hoy, hoy, bakit ka tumatawa? Nasya ka ba niya? Natigil siya. Oh. Natigil siya. Sabi, bakit ka tumatawa? Wala yun sa script. Nagtaroy si... Oo. Baldita siya, hindi siya mabait. Sabi niya. Pero ano ha, respeto sa kanya. Patay na siya. Pero sabi niya, bakit ka tumatawa? Anong dahilan? Tapos sabi kinakwento mo lang kung ano yung karanasan mo sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, papano mother, okray ka. Kung ano-anong pinagsasasabi mo, nililigaw mo ako para hindi mo maibigay ang pera, ang gatong. At sasabi mo yung dialogue mo. Yes, ang galing ko. No? Yes. Sabi ko, nililigaw mo alam ako. Niyo po, ha? Hindi po si Nora Unor ang best actress, si Teacher Pete. Yes, talo ko sila. Pamas, Hall of Famer, Pamas Best Actress, Urian. Uy, sabi ni Ma'am Eileen Greenley, super busy namin. Uy, kahit naman busy ka, ma'am, kung gusto mo mag-share. Okay. Baka ka-share ka, di ba, ng blessing. If of you course. Want lang naman, o. At tapos may nagdagdag ako about, Luz Fernandez. Sa isang interview sa kanya ni Lisa Makuha, di ba alam mo naman yung dancer, the queen of ballet. Oh, the queen of ballet. Ballet dancer, the wife par of excellence. Isa sa mayamang tao sa Pilipinas. Inisalde. The owner of, siyempre, DCRH, mga FM station, Yes FM, tapos Lab Radio, and then may, ano pa sila, Star City, meron pa sila Kaliw Theater, ganyan-ganyan. Ang sabi, tinanong siya, ba't gano'n na lang po yung, nabibigay sa inyo na character? Para pagdating sa mga horror, lagi kayong kinukuha, sabi kay Tita Luz Fernandez, no? At the age of 86 pala, dun din siya pinawian ng buhay, no? Okay. Sa edad na 86. At nakikiramay po kami dito sa, sa Pambal Chismis. Mula sa akin, Tita Tos and Teacher Pete. Tapos sabi niya, oo, talagang hanggang ngayon nga, kahit matanda na ako, gusto pa nila akong lagyan ng harness. Hindi na ako pumayag. Because hindi nakakayanin ng lola mo mag-harness. Di ba tanda-tanda ko na pinag-harness pa nila ako? Parang mahirap naman yun. Bisan daw, dinry pa rin daw. Kasi kailangan daw talaga sa eksena at talaga magagawa na sila sa Pagbaba daw ni Tita Luz, ang sakit ng bewang niya. Tiyo, okay may pera ako, pero sa susunod huwag niyo na akong alukin pag ganitong papaliparin niyo pa ako sa ere, di ba? Gawin niyo, magicin niyo na lang na lumilipad ako, huwag niyo na akong paalang harness. Uy, may mga message pa tayo, ayan, si Bani Stanislaus, ay si JC Bisacol 3, pakibasa mo Teacher Pete, ayan. JC Bisacol 3. Okay. Ano? Dika Vane Fistula yan. What do you mean? Do you mean I don't get it. Vane Fistula yan. Hindi ko maano. Hindi ko maintindihan. Hindi ko ma-get. Ow! please enlighten ba ganun? Please enlighten us. Would you please enlighten us about the meaning of your words? Kasi baka naman siya na nakaintindi niya. Oo. Bani Stanislaw, naloka naman ako sa chika kay Angel Locsin. Ang bango at bait naman ang imahe niya ngayon. Bahala sila kung mabaganda. Plastikada yan. Imagine nyo, kung talaga totoo talaga yung pagbibigay niya ng regalo, kailangan ba ba niya paghabulabulin yung pinagmumukha niya kaming timawa. Oh my gosh. Magkano lang naman yung binigay niya Teacher Pete? Wala pa yata 1,000. Oo. Binili niya doon sa may, di ba may, dyan sa may ABS-CBN, paglabas mo may supermarket dyan. Meron. Dyan yung pinabili yung hander niya. Kasi imagine mo, tumawa ko ng 1 PM, 3 PM, pinapick up niya na. Pinabili lang niya yun ng sabihin. Di ba? Yes, hindi yun talaga talagang plano magbigay. Ayan, willing magbigay. Yes. Yes, Teacher Pete, may mga, ako na ba? Ikaw na, Christian Birdie. Nabasa ko na si Bani Stanislaw. Christian Birdie, oo. Okay, Christian Birdie. Good afternoon po, mabait po ba si Ma Salvador? Totoo po ba, talent manager na po siya? Yes, meron na siyang sariling talent agency, no? Hindi lang, siya si John Boy Cruz. Ang totoo nun, Ma Salvador is not generous, pero mabait. Yes. She is not fond of giving. Correct. But she is very nice when it comes to press con. Mabait siya. Maldita yung kanyang imahe. Pero mabait siya. Hindi katulad ni Eris Gonzalez. Pero si Eris Gonzalez, pag Bisaya, kinakausap ka niya. Mabait siya sa Bisaya. Ewan ko lang, kasi parang feel niya ako eh.
Pinak. Hindi mo bait si Erich sa preschool? Pinakot ako, tita. Ganyan. Taga-asa ba ka, tita? Ganyan, tagaan pa ka-gift pa sa Pasko, tita. Eh, hindi ko lang. Hindi ko kasi nakalimutan ko. Sinulat ko yung number niya. Hindi ko naman na hindi mo natawbo. Sabi. O, sabi niya, yun nga. Yun, nangako siya ng ganun. Siguro, bibigay talaga niya. Oo. Diba? Pero si Angel Locsin, pinaghahabol pa tayo. Jan Paul Bonipi, Teacher Pete, ano po title ng movie po? Ano pong title ng movie po? Ano title ng movie? Hindi movie yun. It's a soap opera. Ah, yung ginawa ninyo ni Channel 13. Ginawa ninyo ni Tita Luz. Channel 13. Luz Fernandez. So, kasama doon si Herbert Bautista. Series daw yun. Series na... On a Sunday or Saturday? Kasi ang uso once a week. Ang uso ng true confession ng mga artista. True confession ng mga between. Between. Tapos may marami. Palisade drama presents, regal drama presents. Channel 13 kami. Nora Honor. May ano din, Nora, di ba yung drama, ano, series ni Nora Honor. Si Jan Paul Bonipi, Teacher P, okay, si Irene Grandi, hello. Nabasa na natin, Jack Venny, good day for both of you. Good day also to you, Jack Venny, from what country are you? You're from the Philippines or from abroad ba? Kasi first time ka namin nakita, kaya gusto ko namin welcome dito sa amin. JC Pisacol 3, totoo po ba na siya ang nanay ni Dan Fernandez? She's not. Hindi siya. Non-showbiz yung nanay ni Dan Fernandez. Patay na. Medyo Doro G. Aramos, you are both so sexy and young-looking kasi you're good people. Yes, totoo naman yan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, wala kaming sinasagasaan, wala kaming tinatapakang tao. So, balik na tayo sa ating mga chika, Teacher Pete. Bigay mo lang iyong pinaka-latest na balita dyan. Ano pa ba ang mga gusto mong nung panahon, nung way back 2000 or malapit na mag-2000. Alam mo yung panahon, sabi mo, di ba, panahon ng pagkakataon. Tapos, itong babaeng ito na irita. Oo. Sabi niya, why are they doing that to us? Talaga? Kasi parang yung boyfriend niya, parang inililink doon sa producer. Totoo naman na talagang may relasyon ang boyfriend niya at saka yung producer na gay. Ah, yung producer na gay at saka yung boyfriend niya may relasyon. Pero galit yung babae. Sabi, why are they doing this to us? Fabricating something na which is not true. So, parang, noong panahon pa na yun, tas uso na pala fake news noon? Uy, may fake news na pala, no? Kahit yung 1950. Ah, may fake news na. My God, kala ko naman ngayon lalaos na millennial ang ano, fake news. Yung pala, mga fake Hindi. News na pala yan. Sabi niyo, bakit inaano, pinalalabas nila na my boyfriend is actually having an intimate relationship with this producer. Hindi siya naniniwala. Ito totoo naman. Alam mo yung bagong dialogue yan. My boyfriend is sleeping with that producer in bed. dialogue ni Jill, Doktora Jill, Jody Santa Maria kay Lexi na played by Zoo Ramirez. Ayan. Okay. Sanjo. Tapos si David. Galit na galit siya. Parang ayaw niya. Sabi, hate na hate niya. Ang manager niya, ilaylo mo na kasi muna yung affair mo. Sabi, okay naman na off-cam, you are okay with your boyfriend. But you don't talk about this on-cam. Oo naman, kasi di ba meron na mga nasasagasahan. Huwag na. Oo, meron mas, may nasasaktan. Oo. Ay, sabi niya, yan ang sabi niyo. One of these days, you are going to pay for this dearly. Ay, may paghihiganti? Oo. Talaga? Pag ini-interview ko, nagagalit siya kunyari sa boyfriend niya. I hate that guy. I hate that guy pero, so much. Pero sabi niya, hindi yun totoo ha. Ini-interview lang ako. Pero dinadagdag niya ha. Sabi niya, I hate that guy. He is a two-timing guy. He's always going with that fagot. Ganun. Tapos pagkatapos ng salita, ano lang to, biru-biruan lang to. Hindi totoo ba yan? But I will not coach you on that. Hindi kita i-coach doon sa biro-biroon. I-coach kita doon sa matataray. Okay lang po. Sabi niya. Ay, wow, palaban. Palaban siya, Teacher Pete. Tapos, nalaman ko, isang araw, nagalit na galit yung ano, manager niya. Sinasabunutan ng ulo niya. Sabi ko, why are you mad? What's the matter? Sabi, lumayos na si ano? Sino? Si D. Ay, lumayos na si D. Lumayos na si D. Tapos, lumayas, sinong kasama? Si ano? Si R. Ha? Si R? Si R. Saan sila nagpunta? Ewan ko kung saan nagpunta. Tapos kaya nang malaman ng producer na si R din,
R din ang producer, ha? Ay, R din? R din. Oo. Nang malaman niya na wala na yung love niya, I am not interested to do some food production anymore. Oh, talagang yun talaga ang kanyang buhay, no? Yung talaga ang love na love niya, yung actor na yun. So, hindi na talaga siya nag-produce after that? Hindi na. Naghiwalay sila? Naghiwalay ba sila? Or nagtuloy-tuloy pa rin yung relationship? Ay, hindi umalis. Nagpunta ng abroad. Nagpunta sa Europe. Nagpunta sa Europe. Doon sa Europe, doon nag-stay, doon ang anak, doon na. Hindi na bumalik. Sabi na, you are not going to get my boyfriend from me. He is mine alone. Ay, alam mo, ha? Parang ano yan, ha? Ang tinutukoy mo ay si, yung dating producer ng Seiko Films. Tapos si Rodel Belayo, saka si The Angelic Face. Ganda-ganda nun, no? Nung girl na yun, no? Oo. Oo, yung Daniela. Sexy star na yun, si Daniela. Ang ganda niya. Oo. Ito naman, sino naman daw ito sa blind, another blind item natin? Nakakaloka, nag-attend tayo sa isang party. Linapitan tayo ng isang actress na siyempre kilala naman natin siya. Of course. Kasi nga, talaga ang critics, sinangaan yung kanyang acting, no? Acting ability sa pelikula nila ni Dina Bonnie at ni Gary Estrada. So, talagang lumapit sa atin, nag-ano, hello, ganyan-ganyan. Tapos, kumusta ka na? Hindi pa kasi niya binubuka yung kabibigan niya. Sabi, ay, okay kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, what about you? Ganyan-ganyan. Oh, how about you? Tapos sabi, okay naman po. Wala po akong manager ngayon. Wala po akong work. Wala po akong project. Di ba reporter po kay Tito? Hawakan nyo na lang po ako. Mag-manage nyo po ako. Ganyan-ganyan. Tapos nabit tinawag kita. Oo. Teacher Pete, si J.O. Ganyan-ganyan. Nakakaloka magpapamanage daw sa atin. Ako, wala naman tayo kasi time that time. Kasi madatong tayo. Marami tayong mga career ng mga panahon na yun. Dami natin PR job. Okay. Wala pang harang-harang noon si Lolita Buruka Solis. Hindi pa masyado. Hindi pa hinaharangan. Tapos, nung binuka niya na yung kanyang mouth, nakita natin, Teacher Pete, bungal. Bungelia. Tumalikod ka, tumama ka. Sister Raka, mapagawa mo pang ipan niya. Tapos, yung babae na yan, nakita ko yan sa Cubao. Oo, sa Cubao. Talagang, oh my gosh. Rumaram pa siya kasama yung mga pupukita sa Cubao, Teacher Pete. Grabe. Ano ba yan? Teka, bakit ganyan ang trabaho niya ngayon? Tapos ang budget lang niya is 1.5. Sipin mo? Samantalang naging sikat siyang actress. Na insecure si Dina Bonnabisa sa niya. Sa acting niya, di ba? Ang galing niya umarte. Mm-hmm, talagang, yun, di niya na naano yung naayos ang buhay niya, nagtuloy siya sa pagdodroga, hindi niya matakasan yung droga, hanggang nahuli na siya. Talagang kawawa itong si Jenny Rowa, no? Grabe. Ano na yan? Sayang tag-ulan sa tag-araw ba yun? Napakagandang babae. Tag-araw before, sa tag-ulan? Napakagandang babae, napakahusay umarte. Yes. Nasira lang sa drugs. Yes. Talagang ano po, ganda ng ngiti niya. Sabi, ano po nga, pwede ka pa, ganyan-ganyan. Kasi maayos pa naman ang mukha niya dati. Ano pa lang yun, Teacher Pete? Early 2000 pa lang yata yun. Oo. Basta kita natin, okay naman, pero nung binuka na yung mouth, my gosh. The ipan, sira-sira. Nasisira din palang ipin sa drugs, no? Oo. Yung mga ano na ganyan, yan, no? Yan ang nasisirang unang-una, yung ipin. Yes. Oo. Okay. Nasisira. Wait, kinukumusta namin ang aming mga ayuda angels. Ayan, kamusta? Siyempre, aking minamahal. Ayan, minamahal namin. My dearly kindness and sweet pie friendship, Loy Conte. Obion, New Jersey, USA. Ayan, sana gising ka na, friendship, Loy. And of course, gusto kong patiinin siyempre ang kanyang very hardworking, guwapo, very loving, caring, ayan, na son niya, na si Lawrence Grant. Okay. Nakikita ko to pag nagbibideo call kami ni Friendship Loy. Guwaping! Ay! Oo. Talaga. Talagang pinagkakaguluhan. And of course, si Lester Glenn, the Achiever's son. Hello. Pero hindi pa nagpaparamdam sa atin si Ma'am Erlinda. Ay, hindi kasi ganito daw. Sabi ni Ma'am Erlinda, Somerville ng Western Australia, galing pa lang siya sa work. Parang ganyan, parang naghahabol yata siya para makaabot sa oras natin. Okay. Pag Tuesday. Oo, pag Saturday. Di ba, minsan lumiban siya. Nakatulog daw siya that time. Pero pag Sabado daw at Martes, lagi daw siyang manunood sa atin at magbibigay siya ng, mag-share siya ng blessing niya. Okay. Ayan. Okay, magbasa pa tayo ng ilang mensahe mula sa ating mga viewers. Ayan, si Nigel Danga. Ayan, Nigel ba to o Nigel Danga? Yes. Nigel, bahala. Nigel Dangan, di ba po ikakasal na daw si Eritz? Kinasal na? Hindi pa sila kasal. Itong Becky, iyon yung lumalabas na marriage. Ano?
sa March 26 ang schedule ng kanilang kasal. Oo. Nung si, month na si to, Mateo Lorenzo. Guwapo rin kasi mapapangasawa niya at sabi, one of the richest here in the Philippines. Mayaman, pamilya. Hindi naman si Mateo Lorenzo, the dad, the mom. Yun ang pera nila yun eh. Marami silang mga investments. Anak sila. Tapos si Claudia Barreto, yung kapatid naman ni Mateo. Boyfriend niya. Oo, Lorenzo. At matagal na sila. Mag-7 years na, 6 years. Ang tagal na. Parang ito din yata ang lalaking pangakasalan ni... Siyempre naman, di ba? Siyempre, rich. Siyempre, sabi ni Claudia, bakit ma'am, ikaw lang ba? Parang ganyan, di ba? Diba? O eh, si Julia, eh okay naman yun. May karir naman na siya eh. Kay Gerald Anderson siya. Ayan. Sa March 26 daw nakaschedule yung wedding ni, totoo ba to, si Eris Gonzalez at saka si, ano, si Mateo Lorenzo. Yung kasal, pinipeki nila yung picture. O kay maniniwala. Parang ganun yan eh, kay Raymar Santiago at kay, ano, kay Jody Santa Maria. Kinuha nila yung wedding clip sa pangako sa iyo, yung kasal ni Jody at saka ni Ian Veneracion. Pinalabas nilang si Raymar Santiago yun. Eh, hindi naman pala. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news. Dito na lang kayo tumuto. Si Vanessa Stanislao, sabi niya, may jowa na po ba si Victor Silayan? Ang lakas po kasi nang dating niya at very huge. Si Victor Silayan, ang daming nagpapatunay, Teacher Pit, na very gifted itong apo ni Vic Silayan na si Victor Silayan. Sana. Ituloy-tuloy niya ang pag-aarte niya. Kasi meron siyang ano na nakaano sa Instagram account niya. Baka, grabe. Naku, hindi mo kakayanin, Teacher Pit. Kung babae ka, naku, iiri ka. Kung bading ka naman, mahi-hurt ka. Mahi-hurt ka talaga. Okay, so JC Bisacol. JC Bisacol 3. Na-exploit daw yan sa showbiz. Si Jenny Roa, biktima raw ng power trip ni Cristy sa showbiz linggo. Eh kung totoo man yun, kung ikaw naman, matino ka din naman na artista, dapat inayos mo din yung buhay mo. Ang alam ko, nag-away si Jenny Roa at saka ang nanay niya. Nag-away sila lagi. Hindi naman si Cristy ang dahilan. Hindi, meron din ganun. Mayroon silang pinakalat na issue about Jenny Roa na na-iskandalo talaga si Jenny Roa. Nasira ang karir niya noong time na yun, noong talaga ipinalita ni Manang Cristy yun. Sa showbiz league. Alam mo naman si Manong Cristy Fermin, mapangira. Di ba? Marami siyang mga sinisirang buhay. Totoo naman yung Teacher Pit. Kaya lang, hindi kasalanan ni Cristy Fermin ang naging kapalaran ni Jenny Roa. Siya kasi marupok. Kanya-kanya tayong choice, di ba, okay, sa buhay. Kung yan ang narating mo sa buhay, choice mo yun, di ba? Kaya dapat talaga eh, magsikap tayo, manalangin tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Yes. Si Jaime Libadisos, ikaw na. Sir Pete and Madam Peter, confirm, Jenny Roa pala ang packer sa sinihan sa Cubao. Magaling na artista, Jenny Biba Days po niya. Yes, tag-ulan sa tag-araw ba yun? Kasama Vani si Stanislao, I bet ko po yung chika na yan kay Victor Silayan. Ang sarap naman niyang alamin. Ay, naku, tanong mo doon sa bading na nakatsurba sa kanya. Kasi nag-model-model muna yan bago umapir sa... At mahusay umarte. Paborito ng ABS-CBN niya na bigyan ng proyekto. Eh, siyempre, ano Victor yan? Victor Silayan, di ba? Anak ba ni Vic Silayan yan? So, meaning, yan? The late Vic Silayan is ducks. What you think? Uy, alam mo, galit si Vic Silayan sa bading. Parang si ano din siya, Teacher Pete? Si Robert Arevalo. Bakit daw nagpapakababae ang isang lalaki? Dapat daw ang lalaki ay lalaki. Tapos si ano din, ganun din. Pag may pumupormang bading-bading kay Robert Arevalo that time, nung kabataan niya. Okay. Kasi ngayon, kumuporma siya ng ganyan, tsura niya ngayon, tatasa siya ng kilay ng bakulot. Siyempre noon, guwapo siya. Guwapo siya, ma-appear. Pinili nga siya ni, yung Hollywood career nga ni Barbara Perez, pinili. Iniwanan. Sa kanya. Dahil sa kanya. Siyang, di ba, pinakasalan. Hindi pumirma ng exclusive contract sa Universal Studios, ano ba yun? Anong nga, Paramount Pictures, ano ba yun? Basta international, ano, movie outfit, ayan, okay. Metro Goldwyn Mayer. Oh, M-O-M. Metro Goldwyn Mayer. MGM. Ang lakas. Metro Goldwyn Mayer, yan, magbibuild up kay ano. Malakas yun, di ba? Yun yun, di ba? Sikat yun. Yung pinaka-logo nila, yung parang layo. Oo, Metro diba? Goldwyn Mayer. Oo, okay. Naano ko yun. Kapag nung sa Davao, pinapanood ko yun, nakikita ko yun. Nagagalit yung tiyon. Oo, nung niyon. Sabi nung niyon kasi, ay, hindi ka pumirma. Baka yun ang dahilan. No, bakit nagagalit yun? Nagagalit yung ngayon, yung layon. Okay. Si Vanny Stanislao, Teacher Pete, pakibasa Bunny mo. Vanny Stanislao, I bet ko yung chika ay, yan. Nabasa na pala natin. Uy, pero mataas yung views natin, 142. Ayan. Maraming salamat. Palakpakan natin sila, Teacher Pete, yung mga manonood natin. Ayan.
Siyempre, mamaya-maya pa naman tayo matatapos, kaya relax ka lang. Relax, relax. Okay. And, oy, at least meron tayong binamano, ah. Oo. Anna Deason, di ba? Anna Deason is Anna Deason. Lagi ka. Baka kaya meron tayong binamano. Lagi ka sa aking panaginip. Kung ako'y iibig pang muli, pipilitin kong hindi na magkamali. Dahil ikaw ang aking minamahal. Ayan, diba? Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot ng salawahan. Tutulungan kita, malimot mo siya. Mucha ko baliling. Mucha baliling. O, dire-diretso pa rin tayo. Okay. Ayan, sa pagdating natin mga chika, napakarami po naming ibabalita pa rin sa inyo. Ito naman si Saab Magalona. Nakwento niya sa kanyang social media account na kung nabubuhay daw ang kanyang late dad, no, si Francis M., kakanta din daw po ito sa campaign rally ni VP Lenny Robredo. Kasi yun daw yung paniniwala ng kanyang ama. Ayan, ibig sabihin, parang again sila dun sa kalaban, no? Oo. Parang gano'n. At saka, ano, di ba yung Cavite daw kasi, Cavite, lugar daw yan, no? Baluarte daw yan ng BDM. Pero nung nag-rally dyan si ano, campaign rally, grand campaign rally, no? Grand rally, ganyan. Para kay VP Lenny Robredo at kay Senator Kiko Pangilinan, katandem niya, ay teacher Pete, dinumog sila ng pagkarami-raming tao. Ibig sabihin, di ba? So ngayon, parang hati na yung dating nung ano, noong una, nangunguna lagi si BBM. Kasi ngayon, parang may mga ganyan na naman, si VP Lenny Robredo, ang dami din mga umatin sa kanyang campaign rally. Ibig sabihin, ganyan. May dating na. Oo, parang nag-umpisa na, di ba? One on one. Maglalabasan na lahat, no? Pero sa tingin mo, sabi din, mahirap naman mag-comment, no? Yung mga ganyan bagay. Si Mabers, pakibasa mo, Teacher Pete. Ayan. Okay, Mabers, hello. Hello po. The survival, yung tatlo sa kabila. Ligwak na yung isa. By the way, good afternoon sa dalawang real Marites. Tito Pete and Tita Tulfs. Hello. Hello also to you, Mabers. Ayan. Tapos, itong show ni Manang Cristy Fermin, kasama niya si Morley Alinho sa Pasirong Mel Chica. Eh, hindi ko lang kung may umere na ba kasi may mga feedback na ako nadidinig na parang hindi daw maganda yung show. Parang ganun. Kung totoo bang tumapat na rin sila ng 12 noon, no? Hindi ko alam kung anong time slot nila, no? Pero di ba okay naman si Morley? Okay naman si Sir Mel Chica? Hindi kasi, pag ganun siyempre, hindi ka pwedeng umiksena ng todo. Si Cristy Fermin ang mag-ano dyan, mag-reina. Alam mo si Tita Cristy naman, alam mo naman ang mga drama niya. Mga... At saka ayaw niya ng kunwari, ano ka, yung sasalungat ka sa... Opinion niya, nakataas ang kilay niya sa iyo. Wala kang karapatang sumalungat sa kanya. Oh, mahirap. Diba? So, kaya mahirap siyang kasama. Ang hirap kaya ng co-host na gano'n. Dapat nagbibigayan kayo. Hindi yung... Dapat you should respect his opinion. Kanya-kanya tayo ng opinion. And he is going to respect your opinion as well. Yan ang magandang tandem. Yan ang magandang trio. Hindi yung sila lang talaga lagi ang masusunod. Walang... Kung ganyan, walang mararating yung show nila, di ba? Oh, at least si Lolit Solis hindi nag-eksenahan sa kasi po. Eh, kasi naman si Mr. Po lang nagbabalita, si Lolit Solis, bati-bati lang. Siyempre. Tapos, nagabigay lang ng pangalan sa blind item. Di ba? My gas! Ginaya mo lang, Mino? Excuse me, I'm the original, guys. Naku, Lolita, buro ka Solis, aminin mo yan. Nanonood ka lang ng chika mo, chika ko, ginaya mo lang ako. Wala naman nagpapangalan ng blind item, kundi... Ako lang, mag-isa, ang nagpangalan ng blind item. Diba? Sinundan mo lang ako. Gaya-gaya. Kapi-kap. Trying hard. Uy, si Bunny Stanislaw, pakibasa Teacher Pete. Bunny Stanislaw, yung series ata na sinalihan ni Kuya Pete, yung mga Regal Shocker and Regal Teleserye. Regal Shocker ka dyan. Hindi. Hindi Regal Shocker. Regal Shocker, bago-bago na yun. 1987 ito eh. Bago-bago na yung Regal Shocker, 90s na yun. 1987. Oo. Doon ko nga nakita si Aurora Sevilla. Ayun, ganda ang ganda-ganda. Ganda. She was beautiful, very beautiful. Daming alaga kabayo. Ini-interview ko, after my interview, she gave me 5,000 pesos. Oo, di ba napaka-generous ni Aurora Sevilla. Isipin mo yan, ang apartment, kasi that time. Ang apartment, 700 pesos lang. Nagbigay ng 5,000. Alam mo na kwento niya kung bakit bumagsak yung finances niya, yung kanyang ano, no, kabuhayan.
Kasi daw, mali daw yung mga taong nasa paligid niya, yung pag-i-invest niya, napunta sa maling mga tao. Naloko siya. Oo, naloko siya. Hanggat mabenta niya na isa-isa yung kabayo niya. So, pero kung ano lang siya, hindi lang siya nagkamali. Ang yaman marami niya. Marami daw naloko sa kanya. She was actually very rich during the time. At dumating siya sa punto, Teacher Pete, na hindi na siya nakakabayad ng apartment niya. Grabe. Yung tuition fee ng anak niya, pinoproblema niya. Tapos, naku, to the rescue yung kanyang mga ano, mga kaibigan, mga friends, mayayaman, mga rich. Mm-hmm. Mga, yung mga iba naman, natulungan niya, nagbalik lang ng utang na loob sa kanya. So, nakasurvive siya sa ganyang mga paraan. Natulong. Tapos, kinuha siya ng ABS-CBN. Kaya ano, gumanap siya doon sa The Killer Bride na Donya, mukhang mas Donya pa sa kanya yung chiniaa. Yung kasambahay, mas doon niya pa sa kanya. Kasi ba naman yun? Dapat naman, pinrovide naman ninyo ng jewelry na pinahiram lang ninyo, babalik naman. Sana, totoo. May mga pulseras ng mga peke, Teacher Pete, ang mga pinapasuot, sing-sing. Tapos yung damit, parang ukay-ukay. Oo, pangit. Napanood mo ba yun? Oo. Tapos yung acting niya, parang nakalawang na yung pag-arte niya. Parang wala na siyang gana. Hindi siya marunong umarte dun sa Killer Bride. No? Sabi ko, parang di... Bumuti na lang, nabigyan pa siya. Si, sana ba tayo? Si JC Bisacol. Three, bakit walang panama si Cristy kay Chris Aquino na magkasama sila sa show? Iba naman siyempre, kasi si Chris Aquino is a very intelligent articulate. Siyempre si, ano, si Cristy Fermin, makaluma. Queen of all media, di ba? Si Chris Aquino makabago. Kasi napaka-mahusay talaga when she's actually talking. She is going to talk in rapid fire English and you cannot answer. Kasi yung galing-galing niya. Yung ad-lib. Ang galing niya mag-ad-lib. Pagdating sa ad-lib. Mga live show talaga. Kayang-kaya ni Chris. Tapatan talaga sila ni Kuya Boy Abunda. Oo. Parang siya yung female version ni Kuya Boy. Ganun talaga yon. Okay? Si, sana tayo? Jan Paul Bonipi, na-upload po ba yon Teacher Pete, sa YouTube? Lahat ng mga guesting namin, lahat ng mga ano, huwag kayong umasa. Wala na. O, chika mo, chika ko nga, hindi makita sa YouTube. May nagre-request. Kung may makikita ka man sa chika mo, chika ko, kaisa-isa. In-upload pa ng isang sexy actor na mayaman na ngayon, na may anak kay Aliona Amor. Yun lang makikita, tapos di man nakita yung face natin. Oo. Like, diba? Kung diba naman, diba, nakakaloka, diba? Ganun po yun. Kahit yung juicy ninyo, pag chinek mo, may nag-upload lang na fan. Kaya nakikita yung Sherin Regis. Mystica. Yung kaisa-isa, dalawa, pati kay Mystica. Isipin mo yan. Ang haba nung kay Mystica, parang kalahating oras yata yung nakababad kayo sa camera. Si Mabers, Teacher Pete. Ayan, pagkabasa. Mabers, Salvi Asis, ang dahilan, sabi ni Cristy Fermin. Dapat daw walang respeto dahil at siya at Salve naniniwala mawawala na raw ang show. Mawawala na raw ang show. Nalulugi. At nalulugi na raw kaya nabigla si Cristy Fermin. Kaya yun ang nag-resign noong March 2. Okay, palakay natin ng konti. Balat sibuyas siya, 'di ba? Siyempre, ano ba ang silbi ng isang pagiging line producer? Although mali doon si Salvi na parang doon, kumbaga, mag-uumpisa na yung show, panira yun eh, parang masisira yung mood mo, ganun. Sana after the show niya na sinabi, doon lang siya nagkamali doon sa angulo na yun. Pero, hindi naman tanga si Salvi Asis, hindi naman siya baliw kung walang inuto sa kanya ang itaas. Yung management, di ba, na PSN na sa sales daw, kinausap siya, nalulugi ang company because of pandemic at unti-unti palang bumabawi. Di ba, ngayon palang daw bumabawi kasi nga, starting parang level alert 1 na sila yung mga mayayaman lang yata ang nakakabawi. Tayo naman, mukhang hindi pa tayo nakakabawi. Okay. Di ba? Kasi anong paano ka makabawi? Wala ka naman babalik ang trabaho kundi ito na yung pagbablog mo. Ngayon, yun, sana yun, maunawaan din ng mga nagmamahal sa atin. Ay, naunawaan naman na tayo. And then, Teacher Pete, ang itong problema lang kay Manang Cristy Fermin, mahilig siyang magbalat si Buya. Kung magbalat si Buya siya na parang hindi niya matanggap yung mga ganyang eksena na kala mo Reyna pa rin siya. Na matagal nang nawala. Siya pa rin yung si matagal dating nang nalaos. Cristy Fermin sa ABS-CBN, si Cristy Fermin sa Showbiz Lingo, parang ganon. Yung parang hindi pa rin siya laos. Ganon yun ang tingin niya. Samantalang parang, tapos na ang parang, kanyang popularity. Parang dapat direspeto mo siya. Dapat sumaludo ka sa kanya, parang ganun. Di ba, ano ba naman yun? Di ba, magkakasama na sila, may pinagsama naman sila ni Salvi. Nagsusulat siya sa Filipino Star ngayon, may column siya sa Filipino. Ano ba, di okay kung ganyan ang ano, di ba? Ba't masira ang mood mo kung talagang magaling ka? Di ba, Teacher Pete? Parang sa akin, di ba?
So ngayon, sinong nawalan? Hindi si Salvi Aziz, ikaw ang nawalan. Oo. Susulat-sumulat pa siya kay Mr. Miguel Belmonte na magre-resign siya kasi hindi niya kaya magtrabaho sa isang bastos na tao at walang respeto. Which is Salvi Aziz nga yung tinutukoy niya. Eh bakit sila Lolita Buruka Solis? Sige, makapal na yung face ni Lolita. Kasi hindi talaga yung titigil. Kasi nga, mawawala ang mga karanya sa abroad. Yung mga nagpapadala sa kanya ng ayuda. Yung mga binabate. Oo, diba? Saka siyempre yung nag-debate sa kanya na politician na sabi, diba? Oo, yung ibig sabihin, oo, tuloy-tuloy. Diba? Siguro nagkausap sila, hindi namin tiyak, baka nagkausap sila ng management na ituloy yung show, tapos mag-share na lang kung ano mang kikitain doon sa vlog. Parang ganyan. Pero ano bigyan ng information sa atin dyan? Gusto natin pasalamatan, bigyan natin ng credit. Si JCB sa Call 3, di ba? Yan, doon nag-ugat yun, di ba? Sabi na parang may politician na parang kinilingan sila, doon napansin ng management, parang may parang bayad sila. So hindi nila sinabi, no? Wala silang kumbaga, hindi nila dineclare, parang ganyan na meron kaming ano, kita dito, ganun. So parang nilihim, parang ganyan. Okay, Teacher Pete, saan na ba tayo? Si Jaime Libadisos, ay si Joy Barredo pala. Ay, teka, Paris Stanislaw muna, ayan. Ano po ang reaction nyo sa The Broken Marys ba kagabi? Pasabog ang eksena. Yes. Nakukudos po ano. Bravo pala to Johnny Santa Maria. Napakahusay. Hindi naman talaga consistent talaga parating sa pag-arte sa husay sa pag-arte si Johnny Santa Maria. Nako, talagang ano, supla. 'Di ba? Pahiyang-pahiya si ano si Lexi sa eksena yun na ginagampanan ni Sue Ramirez at ang walkout scene ni Jody Santa Maria, nangingibabaw, bonggang-bongga. Si ano, Teacher Pete? Si Joy Barredo. Joy yan. Barredo, good afternoon. Good afternoon, watching yes. Here from Bacolod. Bacolod okay. City, ayan. Maraming salamat for watching and welcome here. Kasi pag mga bagong viewer, first time na namin nakita, ayan po yung welcome namin dito. Okay. Si Jaime Libadiso, Sir Pete and Madam Peter, mag-ina po ba sina late chat Silayan and Victor Silayan at sino ang showbiz girlfriend ngayon ni Victor? Hindi namin alam kung sino ang wala namang showbiz girlfriend. Hindi namin alam kung sino ang kanyang karelasyon. Chat Silayan parang dinig ko parang hindi. Parang iba ang nanay ni Victor Silayan. Parang siguro kapatid ni Chat Silayan, parang ganun. Oo, kasi diba? hindi naman asawa ni Chat Silayan si ano? Oo. Hindi. Saka, diba, tama, kapatid. Kapatid. Pamangkin ni Chat Silayan. Oo, kasi hindi si naman Silayan. Hindi naman niya asawa siya. Kaya yun. Nga, di ba? Parang mali naman. Ano yun? Insane? Gano'n? Oh, insist. Oo. Okay. Insane. Okay, si JCB sa Call 3, Teacher Pete. Ayan. Feeling inday badiday ba siya? Ay, naku, di ba? Kiniklaim nga niya yung reyna ng intriga. Tapos, reyna ng entrega pala siya. Hindi pala siya reyna ng intriga, kundi entrega. Entrega. Magbigay ka ng entrega datong, ganyan. Okay, si Gomer Salislaw, edi dapat pala si Pangga na lang isama ni Cristinelli sa show niya, o kaya si Miss F na lang. Bakit? Hindi naman sa tsaka mag-host si Morley Alinio, may Ali Factor naman siya. Ang sinasabi natin dito, ang problema, imamaniobra ka, i-manipulate ni Cristy yung buong oras ng show. Siya yung talak ng talak lang. Okay, marami pa tayong mga babasahin, Teacher Pete. Si, We are legendary. Good day sa lahat ng viewers. Ingat tayo sa virus, mga kababayan. Diyos ko pa, yung mga sa campaign rally nga, magdikit-dikit na sila. Wala na. Ano ba yun? Libo-libong tao na ba yun? Nakakaloka. Pero ingat pa rin talaga tayo, no? Hindi natin alam kung ano pang maging susunod na mga mangyayari. Mabers, ang Provinciano Party is yata ang kanilang ini-endorso na politics. Wala kaming pakialam sa ini-endorso nilang party list. Okay, si Baby Pablo, Teacher Pete. Baby Pablo, bakit po kung kailan tumanda si Cristy Fermin saka nagpatato? Kasi tinatakpan niya yung mga bubog niya. Yun ang dahilan doon. Hindi naman po nagpapatato si Manang Cristy Fermin para pamporma. Kundi tinatakpan yung kanyang mga bubog nung siya po'y maaksidente na binato siya. Hinagis siya nung kanyang lover. Oo, na binato siya. Hinagis. Kasi baka mapuruan yung kanyang lover. Kaysa mapuruan yung kanyang lover, yung kanyang papa na binigyan niya ng anong bed yon? Water bed ba yon? Oo. Binigyan niya ng sustento, ng suporta. Nakakaloka, inano niya. Binalibag siya, in short. Tapos siya yung napuruan. Siya yung natamaan ng mga bubog ng, di ba, ng sasakyan. Ayan. Okay, si Joel, ano po ang latest kay Pam at Carla? Nakwento na namin kanina,
I-replay mo na lang. Okay. Maricar Pahartin. Pahartin. Good afternoon po, Teacher Pete and Tita Tulfs. Watching here from Hong Kong. Ayan. Uy, si Maria Chu. Ano? Maria Chu. Ano? Churba, churba. Wala tayong taga-block nito eh. Ito, nag-i-invite to ng mga ano. Huwag natin siyang pansinin. Okay, 1:56 po ang aming live views. Ayan, ang oras natin ay 3:04. Matatapos kami ng 4:30 po. Ayan, konting-konting oras na lang. 1 hour and 25 minutes. Matatapos na po ang aming vlog, Kambal Chismis. Ayan, okay. Teacher Pete, your news. Ano pang ibibigay mo na balita sa kanila? Ayan. May inaabangan lang. Mag-inom muna ako ng water. Meron akong kapitbahay sa kanto nag-aabang. Lagi niyang binibilang ang mga taong dumadaan. Kasi chichismis niya. Okay, oh, chichismis niya. Ito naman, itong aktor na to, ang tagal na sa industriya. He's actually very handsome when he was young. And the appeal is actually smoldering, ha? Kapama-appeal niya, napakaganda na kanyang appeal. Sex appeal. Oo. Kaya lang, sabi raw niya, dati raw, ang ganda ng role niya doon sa movie outfit na pinagtatrabahuhan niya. He was being given the best role. But now? The best role. Pinaparinggan ako. But because of some people who are writing things about me, na-disappoint yung producer ko. Oh, kumbaga, ikaw ang pinariringan niya. Pinariringan niya kasi alam niya ako nagsulat. Oh, ikaw yung ikaw yung dahilan. Hindi ko naman iisip na siraan siya. Yes. Parang nakakatuwa lang na may mga peklat pala siya. Ang feeling nila Adonis. He is an Adonis. Tapos yung pala, pag nakita mo siya in person, may mga piklat pala siya. So, ibig sabihin, laking ano siya, laking... Tundo. Parang ganun. Hindi tayo tumatawa sa taga-tundo. Sinasabi lang po namin yung sitwasyon. Parang yung, ganun. Kaya, pinanggalingan ng alam aktor. Alam nyo, ang nangyari sa akin, yung mga sulat dyan, na ano ba, yung mga piklat ko raw sa tuhod, mga ano-ano. Ayan, na-apektuhan tuloy yung aking career. Na-apekto ng career ko dati. Ang gaganda ng mga projects ko. Leading man, talagang bonggang-bonggang. Mga Vivian Velez, mga Nora Unor. Tapos, sa ginawa nga ng mga iba dyan, pinatinitingnan ako. Sa ginawa ng iba riyan na sinabihan ang dami-dami kong piklat, parang na-disappoint yung producer ko. Kaya hindi na ako binigyan ng project. Oh. Kasi nga, di ba, siyempre, kailangan, di ba, nakabisa, naka-shorts yung isena ka, di ba? So makita talaga yung, natakpan ba yun yung ano? O hindi siya, pero nag-brief yan, di ba? Oo, pero hindi naman nakikita. Siguro, baka naman long shot. Baka naman concealer. Siguro yun, hindi concealer kasi hindi pa uso noon. Ano yun? Leg makeup? O di ano siya, male version siya ni Isadora. Di ba male version siya ni Isadora? Si Isadora, imagine ninyo, broad daylight. In a broad daylight. Pinatatakbo siya, tapos nakahubad-hubad yata siya. Tapos naka-stockings. Kasi nandoon si Teacher Pete, nakita niya yung eksena, tumatakbo si Isadora. Bakit ka naka-stockings? Sabi ng director, si Willie Milan. Nakakaloka. So, ibig sabihin, alam mo ba yung tinutukoy mo actor na yun na peklatin? Ako, Teacher Pete, kumain tayo sa isang event. Oo, di ba? Na-invite. Press con niya tayo ni Mystica. Oo. Tapos di may mga food, ganyan. Dinudot. Dinudot-dot. Pati yung sabaw, kinakamay. Ano ba? Saka nakita na ano? Kasi nagganong-ganon siya noon sa drugs. Di ba? Diba because sa drugs. Nagpupulot na, binapulot niya yung mga bato, binibilang niya isa-isa yung mga bato. Dahil na-aning-aning siya. Tapos, tinry ko, kausapin siya, matino naman siya. Oo. Kaya lang, yung mga ginagawa niya, yung mga ginagawa lang niya. Tapos yung, takaw-takaw kami ni Teacher Pete sa ano, sa kaldereta, naku, kinamay niya. sa may bandang gilid, hindi naman niya nakamay. Doon na sa may bandang, kinuha namin yung mga, at alam mo, meron pala siyang ano, meron pala siyang lihim. Ano yung lihim? Na hindi nalalaman ang lihim ng Guadalupe. Ah, ayun. Tapos, sabi raw, when he was actually very young, siguro mga 12 or 14, alaga pala ito ni Bert Dominic. Ay, oo, totoo yan. Tapos tumira sila ni Bert Dominic yung kumanta ng Bikini Itim.
Tumira sila Teacher Pete sa Quiapo. Doon sila tumira, nag-live-in sila. Pinag-aalan siya ni Bert Dominic. Alam mo, sabi ni Bert Dominic sa akin. Sabi ni Bert Dominic sa akin kasi naging in-interview ko noon. Noy, walang binatbat ang mga bold star dyan. Totoo yun, no. Alam mo, ano niyan? Isa, dalawa, may papaluin ka pa. Talagang very big. Parang si Marky Strom ba yan? Strom? Oo, Marky Strom. Marky Strom. Ayun. Ayun talaga, nakakaloko talaga. Isipin mo, sabi niya, bata pa, ang laki-laki na. Okay. Eh, how much more pang laki niya? Oh, ay, Lolita Burong Solis, baka sabihin mo, ikaw original ang papangalan, si Julio Diaz. Ang tinutukoy ni Teacher Pete. Ay talaga? Gaya-gaya ka sa akin? Oo. Matanda ka na. Wala ka originality. Magpahinga ka na because you are very old na. Basta. Be ready. Next Tuesday, 12 noon. Okay, si ano, si Mabers. Gerald Anderson, may bagong teleserye kasama niya si Miss Ivana Alawi. Paborito yata ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment. Akin naman nabibigyan ng proyekto si Gerald because nagre-rate naman yung show niya kahit may mga nega-nega, ganyan. Si Ma'am Pilar Santiago. Pilar Santiago? Yes. May vlog mabukas? Ay, tomorrow meron po akong vlog. Wednesday po yan. Every Wednesday, I have vlog. Yung aking solo, yung Chika Mo Vlog Kabog, mapapanood yan from 11 p.m. to 1:30 a.m. 2 hours and a half po tayo pag Wednesday and Friday. Pag Monday, 2 hours lang tayo from 11 p.m. to 1 a.m. Tapos pag Sabado, kasama ko si Inday Ayuda, siyempre yung no-sleep edition namin from 11 p.m. onwards. And pag Tuesday, collaboration namin ni Teacher Pete, ang Kambal Chismis, Ma'am Pilar. Hello kay ano, kay Hot Pinoy Daddy. Baka gusto mo kunyo kami pakantahin ng kanta ni Royal Cortez. Magdudumit kami ni Teacher Pete. Your vlog, pakiplog mo. Ayan. Ay, huwag po niyong kalilimutan every Monday, Thursday, Saturday, and Sunday, 10 to 12 midnight. Ang vlog ko po, Monday, Thursday, Saturday, and Sunday, 10 to 12 midnight. At mayroon pong special edition on a Wednesday, from 1 to 3 in the afternoon. Huwag pong kalilimutan. Sana magpaad naman po kayo sa amin. Oo, mag-subscribe po kayo sa Ampolokyo Paulite Channel. Ampolokyo Paulite Channel. I repeat, Ampolokyo Paulite Channel. Yung teleserye na pagbibidahan ni Ivana Alawi, ang dalawa yung makakatambal niya, si Gerald Anderson at saka si Sam Milby. Ayan. Sam Milby. Ng Dreamscape Entertainment, ayan. Uy, tinatanong nila ako, sino ba daw yung naging jowa ng aktor na may sariling mundo na matagal na, ilang taon nang walang jowa, Teacher Pete. Okay. Oo, talagang ano siya, talagang hanggang ngayon talaga naghahanap siya ng jowa. Sino yung top gay executive, no, na naging jowa niya sa ABS-CBN? Oo, tinatanong nila ako. Sino ba yun? Parang di lang mahulaan, di lang mga ano. Kasi ito yung, di ba kakilala natin yung tatay nito? Di ba lagi natin nakakausap sa hataw, yung father nito? Nagtapos, ang humawak daw ng finances nito, yung gay executive na yun, na tinutulungan yung kanyang anak na aktor. Hanggang ngayon ba? Eh, wala na siguro sila. Baka matagal na silang balik. Kasi nga, di ba, ang dami naging chicks ni aktor, di ba? Ito yung top gay executive na to, ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng career itong si aktor na tinutukoy natin na may sariling mundo. Ayan, tahimik. Alam ko noon, naging hindi naman boyfriend, naging kaibigan niya, si brother. Ah! Si bro. Ayoko magsalita. Hindi ko sinabing shota. Eh, ito naman, excite ka. Matutuwa ka. Why? After Anna Dison, may paalawas na tayo, malinaw. Kasi narito, palakpakan natin. At magkalubungan natin siya ng talagang masigang palakpakan. Paulit-ulit ang palakpakan. Kasi siya lang yung nakadinig ng ating panawagan. Nabaka-touch naman. Siya lang yung talagang nagparamdam ngayon. Siyempre yung mga iba naman, hindi naman natin sila mabiblame kasi may mga tao na tulog, okay. Busy, ganyan, di ba? May mga ginagawa, may mga bagay-bagay sila, mga pinagkakabalaan. Of course. Katulad yung busy na taga Dubai, busy daw siya, okay. Sabi niya. Oo, di ba? Okay, si Ma'am Erlinda Somerville, padala ko ako mamaya sa inyo sa BDO. Alam mo nang ibig sabihin nun, may hatian na naman tayo. Yes. Katatapos na natin maghati kay Anna Dison. Ay, meron na naman. Mas big pala sa akin kasi PR. Oo. Tapos may share ka. Tapos, bongga, meron naman tayo kay Ma'am Erlinda Somerville.
ng Western Australia. Kantahan mo na, Teacher Pete. Thank you, thank God for you, the wind beneath my wings. Dapat kompleto, may kinakanta kompleto, napag-isip na. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. For you are the wind beneath my wings. May choreography pa yun, ha? At syempre, dahil kumanta si Teacher Pete, kasabay ng kanta niya ang kanta ko naman. Okay. Ay, meron pala doon sa una. Hi, Tita Tos and Sir Pete. Hello again. Ito naman ang awitin ko para sa iyo. Ma'am Erlinda Somerville, one of our big angels. Of course. Ayan, dito sa Kambal Chismis, tagabigay ng ayuda sa amin o allowance namin weekly na meron kami na pambili namin ng food ni Teacher Pete para sa aming mga batit o mga anak. Ayan. Okay. Ang awiting ito'y para sa iyo, namumutawi sa mga labi ko. Alay sa iyo, handog sa iyo. Salamat, salamat. Yes! Maraming salamat sa pagmamahal. Okay. Tayo iniwan, kahit ano mangyari. Talagang dyan. Laging nariyan, no? Ito yung taong kabibitan mo, no? Oo, napakabait. Napakabait, no? Ayan. May pang-inumbag yata niya si... Para kay Lolit, Solis. Para kay Lolit. Ayan. Okay. Si Bani Stanislaw, tara basa natin. Bebe Pablo, pakibasa mo siya, Teacher Pete. Ayan. Bebe Pablo? Oo. Thank you po. Thank you po. Ang sarap manood sa inyo. Wow. Masarap daw tayo. Masarap tayo panoorin. Kasi hindi naman kami mga charutera. Hindi po kami, makatotohanan po kami kung ano pong nasa loob namin, sinasabi namin. At kung anong binabalita namin. Totoo yun, oo. Mapapagkatiwalaan nyo kami pagdating sa mga accurate at hindi fabricated na mga news. Kasi hindi po kami nag-iimbento dito sa aming blog. Ayan. Okay, John Paul Bonnie P. Si Sorry Legacy po ba yung brother na jowa? Ano yun? Si Sorry Legacy po ba yung brother na jowa? Kakaloka? Ang mga sinasabi mo, John Paul Bonnie P. Hindi siya, hindi siya. Okay, charot okay. lang. Si Mabers. Mabers. Dulce, bakit po, bakit, Dulce ba to? Dulce, bakit? Dulce, bakit Dulce, po, Dulce Amor, saan ka po kailangan punta? Pa, kailangan pa ng fully make up at nagagawin pa bago tsurbahin ng dating yung asawa. Ganun talaga, hindi may ganun siguro. Hindi na EL yung lalaki kapag walang make-up si Dulce, kapag walang gown. No offense meant naman for, kasi for Dulce, no? O to Dulce. Di, alam naman natin, di ba? Hindi naman kagandahan si Miss Dulce. Kaya kailangan, in full makeup. Kasi pagka nami-makeup lang si Madam Dulce, nakumanta ng ako ang nagwagi na itago ko ang damdamin kong sawi. Salamat na lang. Salamat na lang daw. Okay. Siyempre meron, paano kung wala ka ganda, paano ba ang mag-isa? Buhat ng makilala ka, kung paano'y limot ko na. Paano ba ang pag-ibig mo? Sa kayo, Dulce. Dulce Amor, saan ka pupunta? Di ba? Yun ay pinagbidahan ni, pelikulang pinagbidahan ni Lorna Tolentino. Ayan. Okay. Mabbers, nabasa na natin. Meron pa tayong views na 139. Siyempre, maraming salamat po sa talagang nakatutok lagi sa amin. Sumusuporta sa aming vlog. Mga nagmamahal po sa amin sa solo vlog ko po, yung mga nagbibigay na kanilang mga blessings since day one, yung mga ayuda angels ko. Maraming salamat for loving me, for supporting me,
for sharing your blessing to me. Ayan, thank you so much from the bottom of my heart. And of course, highly appreciated ko po lahat ng mga pinagkakalob niyong biyaya. And of course, dito sa Kambal Chismis naman, labis namin pinasasalamatan ni Teacher Pip ang lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga blessing dito. Kasi sa mga panahon na ito na talagang, alam niyo naman, very vocal kami, ma-honest po kami sa inyo. Sinasabi naman po talaga namin yung talagang panahon talaga na ito sa sitwasyon na ito, talagang hindi talaga pa kami nakakabawi because wala na kaming pababalik ang trabaho, kundi ito na lang po at yung kaperanggot namin mga PR. Ayan. Uy, sabi ni Ma'am Erling the Summer, Bill, pakibasa mo, ikaw na magbasa ng kanyang message. Ayan. Nasaan? Yung pinakahuli. Para Erling mas the Summer, ka Bill, lalo. Check your message, Tita Tulfs. Oh, check na doon natin yung messenger. Palakpakan natin siya once again. Matakot mo na pa kayo. Sabihin nila, pinanganak ka ng antismosa. Maging sino ka man, di na magbabago. Oh, eto na, ikaw na magbasa. Ayan, o oh, diba? Okay. How much? 2,000! So, meaning to say, malinaw pa sa ilo ng buwan. Oh. Ayan, na tayo may tag 1K. Yes. Coming from Ma'am Erlinda Somerville! How nice! Western Australia! And I'd like to thank also and hi to her sweetheart hubby, ayan, of si course. Sir Russell Somerville, and of course, sa kanilang two daughters na yung isa eh, gusto maging ramp model si Cassandra. She is pretty tall and brainy. May karapatan naman talaga siya, Teacher Pete. Kaya abangan po ninyo yan ng pagiging ramp model ni Cassandra. O, isa pa sa mga ayuda angels ko na present today, si Silly Chubb. Naku, alam mo naman si Silly Chubb. Mabait mo yan. Like Silly Chubb. Sabi niya, pinasang kanyang message. Hello po. Hello also to you. Ayan, Silly Chubb. Silly Chubb. Siya ay taga-Canada. She is from hello, Canada. Hello, Silly Chubb. Hello, hello, hello to you. And of course, si Felicity nga pala, isa sa mga daughter ni Ma'am Erlinda Somerville and of course, Sir Russell. Ayan. So, dire-diretso pa tayo sa pag-atid ng mga chika sa atin. At least, meron ka ng 2K. Yes. 1K from Anna Dison, 1K from Ma'am Erlinda Somerville. Ito naman ang maklis. Naku, may mga ek-ek boom na hiwalayan ko, no? Hindi naman pala totoo na hiwalay sila. Kaso itong mga vlogger na to, hindi pa hiwalay, hiwalay na. Hindi pa buntis, buntis na. Hindi pa namatay, patay na. Diba? Ilang beses na pinatay yung mga artista, diba? Ilang beses yes. na sinabing buntis si ganito, si ganyan. Diba? Yung pinaka-latest victim nila, si Sarah Hieronimo. Tapos Teacher Pete, nakakaloka. Bakit? may na ano ka ba? Wala. Ah, wala naman. Minum ka ng water. Dapat may water. Kaya ito na yung inumin mo. Oh. Dapat you need to drink water. Kasi pag ganyan, may water, water dapat. Okay, and then, so ito na, talagang nakaloka. Yung palang sinasabi na, naku, kami ni baby ko, hindi kami nakakatulog, ganito na lang kami lagi. Yung pag-aalaga ng isang mother sa kanyang anak. Nahihirapan siyempre, siya. Siyempre, nag-a-adjust ka eh. First time mom ka eh, di ba? Oo. Nag-a-adjust ka pa lang. Tapos, si ano naman, ako hirap na hirap din ako sa pag-aalala sa inyo. Kapag nasa lock-in taping ako, talagang lagi ko pa yung naiisip. Yun yung sinasabing, nahihirapan sila sa sitwasyon. Oo. But, not to the extent na sila ihiwalay na. Maghihiwalay. Yung mga inuunahan talaga ninyo. Mga eksena ninyo, katulad si ano, si Jesse Mendiola, pinagkalat na naman nila, na nagsumbong di umano daw ito kay Congresswoman Vilma Santos, na nagre-reklamo daw ito kay Luis Manzano kasi nag-aaway na sila tungkol sa pera, samantalang pera naman daw niya ang ginagastos niya. Naku naman, very sweet nga yung dalawa at sinabi ni Ate B, walang katotohanan yung balita, fake okay. news. Okay, yung gumagawa na mga ganyan, di ba? Uy, si, ay naku, huwag natin basahin yung mga churba-churba na yan. Uy, si JCB sa Coltry. Meron daw promo sa diaper siya. Ano yung itong promo sa diaper? Oo. what do you mean by this? Okay, si, Huwag na yan? Oo. Promo daw sa diaper siya. Yung ano yung kasunod yan, huwag mo babasahin yung Teacher Pete. Kasi ano yan? Oo, alam mo yan, mga ano yan. Mga, nagpupunta yan sa mga views na may... nagpupunta yan sa mga vlog na... May mga nanonood, may nakatutok, maingay na vlog. Ganyan sila.
kung saan yung maingay sa yung mga pinapanood, doon sila pumapasok, okay? So, dire-diretso pa rin tayo, 3:24 na ng hapon ng ating oras. Meron tayong nalalabing 1 hour and 6 minutes to go. 1 hour and 6 minutes. Ano pa, to take your... Nakainom ka okay na ba? Okay ka na ba? Okay. Sabi ni JCB sa call, si Maclis daw, endorser ng diaper. Yun pala yung gusto mong sabihin ni JCB sa call 3. Sinorkat lang niya, okay? So, at least good for them na meron silang project na sila ay nag-i-endorse ng diaper. At bagay naman si ang ganda-ganda ni Maclis. Elis Soson. Oo. Dahil walang makeup, ang ganda. Oo, napaka-pretty. Napaka-ganda. Oo, isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz itong si Elis Soson. At saka pitik, pero parang long-legged. Siya naman, si Makoy De Leon, mataba. Di ba? Ano sabi mo? Mataba! Mataba daw, Teacher Pit. Kakayanin mo ba yan? Kaya mo ang mataba? Kaya, willing-willing sa kanya ang mga... Matubig mo, please. Ay, wala na tayong ayun, kunin mo yun, oh. Ayun, oh, get that, ano, oh. Yan. Maabot mo naman, eh. Oh, ayan ang mga tubig. Para sa'yo yan. Inumin mo nang inumin ang mga tubig na yan. Dahil yan ay nakakapangatulong sa'yo. Of course. Sa mga panahon na ito. Okay. O diba, nagla-live kami, pero diba, dire-diretso pa rin yung aming vlog. We are professional. Yes. Si Mabers, sabi niya, Tito Pit, gumabaw the blind item. Si Marco gumabaw doon. Blind item. Blind item mo ba si Marco gumabaw? Hindi kami nag-blind item kami, Marco gumabaw. May news kami about Marco gumabaw. Bakit hanggang ngayon, walang shota si Marco gumabaw, diba? Ano ba talaga ang rason kung bakit hindi siya nagkaka-girlfriend? Naku, huwag nyo na pong alamin. Alam nyo na ang sagot. Alam nyo na ang sagot. You know the answer. Hindi na kailangan pang itanong. Your guess is good, as mine. Good as mine. Or are mine. Kasi dalawa tayo, di ba? Oo. Okay, so, baka meron pa rin tayong mga manunood. 130 po ang mga nanunood pa rin sa amin. At ang oras natin ay nabanggit ko na para kanina. Okay? So, meron pa kaming mga ichichika sa inyo. Ito naman ay tungkol kay May Entrata. Okay. Kasi nga inintriga yung boyfriend niya, di ba? O sabi, si Aaron ba yun, yung boyfriend niya. Tapos, sabi, naku, scammer, ganyan-ganyan. Tapos, hindi naman napatunay na scammer. So, parang feeling ng mga ano, iniintriga. Parang feeling ko, yung boyfriend niya is already old. Parang sa itsura, sa picture. He is 40 plus. Mm-hmm. But if I look at him, he is not young anymore. And he is... Edward is very much good looking Edward than him. Barber, so. Edward is, as compared to this guy, very, kaso, very good looking. Kasi diba si Edward may iba nang iniibig. So, siyempre, may maghahanap. Hindi, wala na. Eh, kung wala man siyang pag-ibig, at huli nga. At nagsasabi siya na talagang kung may pag-asa pa raw na magustuhan siya uli, pero ayaw na ni Maymay. Pero huli na yung gano'n. Kasi siyempre, kung meron talagang ano ngayon si Maymay, eh, ang issue, ang balita natin dito, hindi yung sa boyfriend niya. Pinlaro lang natin na wala daw, hindi daw po totoo yung scammer, ganyan-ganyan, o mahirap yung kanyang sinasabing alleged na boyfriend, no? Oo. Ang ating kwento dito is about my studies, no? Yung kanyang pag-aaral, mag-aaral na daw siya sa Canada. Kung wala naman daw gaano proyekto dito, mag-aaral daw muna siya sa Canada. Ay, mali. Kakaririn daw niya yung pag-aaral niya sa Canada. Wrong career which move. Which is wrong career move. Wrong career move yan. Kasi mahat ka pa ngayon. Yung ama ka bugera. You take advantage of the opportunity that you're actually basically hot. Siyempre, kasi yung kung panyang... umalis ka, ay, mag-iilusyon ka, hindi ka pa naman kagandahan. Yes, kawawa ka. Correct. Kapag umalis ka, mag-iilusyon ka, kala mo, antayin ka nila, no. May darating na naman na bago. Mapapalitan ka na naman. Yes. Ay, kawawa ka. Mamaya yung ano, si ano, Alora Sasam na ang kakanta ng kanta mo. Kasabi ni Alora Sasam, Ama Kabugera, number one sa rampa, malakas ang karisma, ang sabi nila, ang tsaka kuraw, dead ma lang ako. Ama Kabugera, Ama Kabugera. Si Alora Sasam version yung Teacher Pin. Alora Sasam! Talaga si Alora Sasam, di ba? At least nagkakaroon siya sa... Mukha niya na yung Teacher Pit. Ibig sabihin, diba? Kahit napangitin niya. Kamukha niya si Sol. Uy! Meron!
Erling. The summer bill. Kita mo nagbigay na ng 2,000 pesos. Oh, meron may share na si 7.99. Si Direct meron pa tayong 7.99 Australian dollars. Uy, palakpakan natin. Palakpakan natin Direct Junin si Ma'am Erling the summer bill. Ayan. At syempre, dahil bonggang-bongga ang pinagkaloob mo sa amin, may mga kanta kami. Ano ba bang maalam natin mga kanta? Paano kita mapasasalamatan sa puso mo sa'king binigay? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking lahat. Sapat na ba na ako ay mangako, mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Magpakailan man hindi kita iiwan. Maaalala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay hindi magmamaliw saan ka man. Wag na yan. Wag na yan. Wag na yan, mga tege. Wag na yan. Buhay pa tayo. Oy, siya. Okay. Thank you so much, Ma'am Erlinda Summerville, for giving us 2,000 pesos sa pa-allowance mo sa amin. And then, you gave us naman another ayuda for YouTube sa aming super chat na I love you, YouTube. Maraming salamat for giving us commercial, me and Pip. And of course, salamat sa pa-super chat nyo because without the super chat, nga kami. Nga-ngas! Wala kaming kakainin. Happy birthday! Naku, bigyan natin ang dugo. Ay, teka, pala tayo pwede kumanta na ay, tayo magpatugtog ng birthday song because naano ba tayo ng birthday song direct? Di ba hindi? Yung isa? Hindi naman yata yung isa, no? Yung ginatog natin kay Sir Alan Aquino. O, bigyan natin ng ano ng birthday song ang nagpapabigas sa atin monthly. Miss Gretchen Barreto, our loves. Oo, the darling Gretchen of the Barreto. Press. Darling ng press. Darling ng press. Darling ng lahat sa industriyang ito, no? Maraming salamat, Miss Gretchen Barreto. And Francis Simeon for loving us, Francis no? Simeon. Yes, maraming salamat. Birthday po ni Miss Gretchen Barreto. Narito ang aming birthday song para sa kanya. Happy birthday, Miss Beautiful Girl Gretchen Barreto. Happy birthday, happy birthday to you. Celebrants, ayan, happy birthday. Sa mag-birthday pa lang, advance, happy birthday. Okay, that's it. Ayan. Maraming salamat, Miss Gretchen Barreto, sa pamantli mong pabigas sa amin, ni Teacher Pete, and syempre sa mga kasama namin sa industriya. Ako, isa kang hulog ng langit, ayan, para sa aming lahat. Okay, yes, Teacher Pete, may mga chika pa tayo. Ako na muna magbibigay ng chika habang ikaw ay... Of course. Oo, alam mo naman ang mga sitwasyon. Ito naman ay tungkol kay, ano, no, saan na ba tayo? Ito isa pang blind item. Okay. Oo. Wala pa raw relasyon ek-ek ang bagong magka-love team na ito. Pero, lagi naman sila magkasama. Lagi sila magkadikit. At alam mo naman si girl, pagdating sa mga boys, madali siyang bumigay, Teacher Pete. Madaling bumigay? Oo. Kaya sabi, naku, no may churba-churba na yan, tapos hindi pa kayo umaamin, di ba? Kasi yung lalaki, dati, patay na patay ito dun sa, yung kasamahan nila dun sa bahay ni kuya. Okay. Tapos ito ngayon, dahil ito masikat doon sa pinagigiliwan niya dating girl, alam mo,
ano na, nagdadamdam, nagtatampo yung girl na yun. Kasi sila yung nagti-team up dati, sila talaga yung tandem. Sila yung bagay sa pagdating sa mga, yung mga TikTok, ganyan, sila yung talagang uma-appear na dalawa. Talagang nagigitara yung boy, tapos yung girl naman ang kumakanta. Bagay. Tapos in love yung boy dun sa girl, at ang girl ganun din kay boy, kasi cute naman. Cutie, okay. At meron daw, ano, meron daw, ano ba yun, may pagmamalaki, no? Itong si Kay, no? May pagmamalaki daw. Eh kaso, mas na-feel ngayon ni Kay itong si actress na to because mas sikat ito doon sa tinatandem sa kanya. Kesa yun sa isa. Oo, tapos ngayon, a plain nobody. Naku, talaga ano sila, PDA sila. Oo, public display action, mga ganyan. Oo. Sweet na sweet sila lagi, nakikita talaga sila, ganyan-ganyan. So, tapos sabi, no, when, no, Kay is not my boyfriend. Walang level yung aming samahan or relationship. Parang ganun, best of friends, ganyan-ganyan. Diba, yung ano nga niya, yung kanyang ex, diba, na tumatakbo ngayon sa politika. Diba, sabi, na, oh, tsumorba kayo nung, nagtsurbaan kayo nung kabanda mo, no? Ganyan-ganyan, nakita pa nga sa Trascan yung ano, ay nakasupport din ay si girl. I don't know kung totoo to, ha, na, kasi tinatanggi naman talaga ni girl na, matino siyang babae, bakit siya pinagbibintangan ng boyfriend niya na gano'n? What you think? Totoo ba yung sinasabi ng boyfriend niya sa kanya? Kasi kalat naman yun eh, kumalat naman yun nung panahon na magkasama siya. Siyempre, the girl is going to deny. Mm-hmm. Pero palagay ko, totoo naman yun. Sinasabi nung medyo maliit lang siya pero dax na businessman ngayon? Siguro, parang... Na tumatakbong konsihal? Palagay mo, totoo ba yun? Parang kasi, parang tingin ko kay girl, itong kay actress na to, parang hindi naman siya parang hindi siya gagawa ng gano'n na parang hindi niya sisirain yung tiwala sa kanya ng parents niya. Kasi di ba kilala yung parents niya? But sometimes, you tend to forget. Dahil sa parang, in love ka. Parang gano'n. Dahil gano'n. Ay, naku, nakakaloka. O eto, may mga iba pa tayong, may mga iba pa tayong babasahin. Ayan, okay. si Mabber. Sabi na, yun, nabati natin si Gretchen Barreto at pinabati din ni Mabber. Si Felix Labra, pakibasa mo, Teacher Pete. Oh. Felix Labra. Uy, welcome to our show. Paano po yung mama si Gretchen Barreto? Siyempre dahil sa asawa niya. Yeah, may yung pera niya kasi before, nung siya pa is single, napupunta yung kay Mami Inday Barreto. Kasi breadwinner si Gretchen, kaya nga naggalit siya sa parents niya, di ba? Na parang wala siyang naiambag, wala siyang contribution sa nung nag-artista siya. Samantalang si Mother Lily Monteverde, pinatunayan niya mismo na ang tagakuha doon ng cheque ng talent ni Gretchen is her nanay, mom. Nanay. O, the niya. Mom, si Mami Inday. Di ba sabi may sakit na yun si Mami Inday, ba't hindi naman... Parang okay na. Parang okay, maayos parang, na. Parang nakaligtas na. So okay naman. Sana na oo naman. Kasi kawawa naman si Claudine, na depressed, di ba? Tapos, kung bakit umaman, because sabi nga ni Teacher Pete, at katulad ko nang sasabihin ko, eh talagang si Tony Boy Cuanco na pagmula sa pagbenta niya ng TV5, pagbenta niya ng PLDT, di ba? Ang laking pera nun, billion-billion yung Teacher Pete. Diba? Ibig sabihin, binigyan niya ng malaking pera si Gretchen. Yes, kasi mahal naman talaga niya. Mahal naman siya. Magandang asawa si Gretchen, magandang kapartner. Mapagmahal. Maalaga, di ba? Tsaka, imagine mo, Teacher Pete, look at the face of, ano, Gretchen, look at the face of Tony Boy Cuanco. Mayaman po kayo, sir, ha? Pero hindi po kami nalalait. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda yung naging ka-partner niyo sa buhay. Talagang ano, worth it naman, o, yung binibigay niyo sa... Parang inukray ko yung face ni Mr. Tony Boy Cuanco. May itsura naman nung bata yata. Pero kasi ngayon parang nagkasakit pa kasi. Oo, nagkaroon ng... It's complicated na sakit. At saka dun sa mga nang-iintriga na, naku, mawawala na ng karoon si Gretchen because wala na yung isabong. Mabubuhay si Gretchen kahit walang online sabong. Oo. hindi yan ang karir niya, hindi yan ang buhay hindi niya. Yung bread and butter ang buhay niya. Niya si Tony Boy Cuanco at iba pang niyang negosyo. Yes. Maraming negosyo si Gretchen, hindi lang niya pinagsasabi kung ano ang kanyang negosyo, okay? So, ayan, konting-konting oras na lang, ha? Mga ano na lang, ano ba? 42 minutes yata. Matatapos na po yung aming vlog. Konting-konti na lang yan. Kaya dun sa mga... Nagmamahal sa amin ang mga hindi pa nagpaparamdam. Pwede pang humabol. Oo, maraming salamat. Pwede pang humabol ng ayuda. Inadvance sa inyo. Okay. Ayan, sa mga manunood namin dito sa, of course, Kambal Chismis na Marimosa Vlog. At gusto natin pasalamatan siyempre yung mga nagpa-participate, yung mga nag-e-effort, no?
na mag-message sa atin. Siyempre, oo, diba? Siyempre naman. Nagbibigay, naglalaan sila ng oras. Nag-contribute sa ating excitement. Hindi lang sila nanonood. Sinasagot natin sila. Yes. Eh kung wala kang mga ganitong messages, ay, kumbaga, your show hindi, is going hindi to lang sila na, alam mo, hindi lang sila nanonood. Hindi lang sila, kumbaga, sumusuporta, nagmamahal sa atin, nagla-like. Nagme-message sila, napaka-importante yung mga message nila sa atin na pinaparating nila sa atin. Tapos yung mga like naman, wag na po kayong mag-worry kung kunwari 5K po yung views, tapos ang nag-like lang po is 100, ganyan. Ganun po talaga yun. Kahit malalaking artista po, malalaking celebrity, ganun talaga yung mga nagla-like. Kasi hindi naman ano, ay si Judith Lorico nanonood sa atin. Ay, 610 oo. Yen! Pakibasa mo si Miss Judith Lorico. Miss Judith Lorico. Isa sa Ayuda Angels natin. First time to watch you twins. Napaka-genuine ang kanyang love sa atin. Kanina pa ako, hanap ng hanap sa inyo, mga apo. Bata ka pa. Bata ka pa. Si Grandma May nga, bata rin ang tsura. Oh, ganda. Diba? And ganda, of course, ganda. Si Miss Judith Lorico ay bahagi yan ng Judith ating Lorico, Ayuda Angels. I am waiting for your yes. We alam are mo, waiting mo, for your 610 yen. Ito naman yung sinasaluduhan natin sa kanya. She's not rich. She's not millionaire. Oo. She's working lang para sa, siyempre, pangangailangan. Tapos, nag-share pa na siya ng part ng earnings niya. Oh, imagine mo kahit ba 610 yen, di ba? Pag pinagsama-sama mo yan na lagi niyang ipinagkakalob sa'yo, lumalaki yung binibigay niya sa atin, di ba? Tapos, siyempre, yung pagkakalob niya ng ganito, alam naman natin na galing talaga sa puso galing niya. Galing from the heart. Yes. Isa talaga siya sa makikita mo at mararamdaman mo, mapifeel mo talaga na mula sa puso yung kanyang pagkakalob ng biyaya sa atin. I love you! We love you, Miss Judith, Lorico. At syempre, mamaya ka na namin kakantahan. Okay, si Mabbers, pakibasa mo, Teacher Pete. SNR kay Miss Gretchen Barreto. No, hindi kay Gretchen Barreto ang SNR. Ibang may-ari ng SNR. Okay, si Judith Lorico, first time to watch. Tapos, Vani Stanislao, yung serye na gagawin po ni Ivana Alawi, ay yung serye na naiwan ni Gaya Veloso. Bea Alonso? Parang hindi. Hindi, iba parang naman iba, yata ito. Parang iba. No. Kasi diba, serie. Isa lang naman ang kapartner doon ni Bea Alonso, si Richard Gutierrez. Parang iba to. Ibang teleserye ito, no? Pero sana gawin pa rin ng ABS-CBN, ng Star Creatives, yung naiwang teleserye ni Bea Alonso. Kasi sa yung base, pagbabasihan mo yung trailer, napaganda. And speaking of Bea Alonso, pahiya ang mga buzzer niya kasi mag-uumpisa ng lock and taping nila ni Alden Richards para sa hit na K-drama series, Pinoy adaptation na Start Up. Okay, Start Up, abangan nyo po yan, Bea Alonso and Alden Richards. Tapos kasama din daw dyan si Jeric Gonzalez, okay? Si John Paul Bonipi. May anak ba si Tony Boy? Di ba si Dominic? Dominic Aron. Oh, Miss Judith Lorico, dahil dalawa tayong nagsishow, dalawa din na binigay niyang 610 yen. 610 yen plus 610 yen, 1,220 yen. Kasi ganun buong para sa Miss Judith Lorico. Ayan, tatano na siya. Kompleto. Kompleto, my hero. Yan, okay. You're everything I wish I could be. Nalimutan ko. Thank you very much. I need a hero! I need a hero! Diba? Yung ano, thank you, diba? Thank you, thank God for you to win beneath my wings. Yes! Woo! Okay! Ang awiting ito'y para sa'yo, namumutawi sa mga labi ko. Alay sa'yo, handog sa'yo, Miss Judith Lorico of Japan. Salamat! Salamat! So love, love, love! I love you very, thank very you much. Very, very a million much. Thanks to you. For someone who is not rich but is fun and giving and sharing the money that she has. Yes. Thank you very, kinakabog very much. Niya pa mga politician, Teacher Pete. May politician nga, hindi nga nag-share ng blessing sa atin. Siya nag-share siya ng blessing sa atin. At isa siya sa kasama sa listahan ko na pinapanalangin ko kay Pong Nazareno, kay Our Mother of Perpetual Health. Kasi yung panatak kasi, kahit ano man mangyari, talagang pinupuntahan natin yan. Okay, si Silly Chab, naku yan, Mabbers na yan, intrigera yan. Nakita ko yan sa replay ng show nila, Cristy at Lolit, binabanggit niya kayo sa kanila about sa pagbanggit nyo dito sa name nila ni Cristy, naku, ayan. Ayaan na natin kung nanonood si
Mabers, bala na siya kung saan, saan kung nanonood man siya doon sa mga vlog na yon at nanonood siya sa amin, bahala na siya. Basta kami dito, binabasa natin kung ano yung lahat ng mga mensahe pinapadala sa amin. Thank you so much, Silly Chan, for that information. Jan Paul Bonafi, si Tony Boy at Gretchen, ay anak na po ba sila? Meron sila. Dominic, di ba si Dominic? Kuha ko na mag-asawa na, di ba? Oo. Mayaman ang mapapangasawa. Di ba pag mayaman kasi, mayaman din ang mapapangasawa, no? Pero alam mo na ano ako, naiyak ako tuwing napapanood ko yung kwento ni Selena, yung singer. Quintanilla. Ayong namatay? Dreaming of you tonight for tomorrow. Oh, parang, I'm just holding you tight. Yung pinatay siya. Diba? Nakakaloka na pinatay siya nung si Yolanda. Na talagang ipinagkatiwalaan niya. Fan niya. Tapos, nurse actually ito, no, na pinagkatiwalaan niya. Tapos, pinamahala niya ng butik niya. Na siyempre, tapos butik na napaka-social, napakalaking butik, dalawang brands. Tapos pati yung fundings ng ano ng fan club nagpapadala ng $22 doon kay Yolanda na every ano yun ha, every person, every fan no, na umabot ng 5,000 ang members, Teacher Pete, $22 itays mo sa 5,000 na fans, di ba? Napakalaking. Tapos nagnakaw pa siya ng pera doon sa kumpanya, doon sa boutique, di ba? Pero man, yun pa rin, kahit na ganun ang ginawa, hindi siya pinapakulong, hindi siya dinemanda ni Selena, ang hiningi lang yung mga documents ng financial status ng kanilang boutique. At saka yung pagbabayad sila sa BIR. Pero ang ginawa niya, nakipag-argue pa siya kay Selena after that, bang, bang, bang. Pinatay niya. Saan ba't bumili ng baril? Ano yung, para saan niya gagamitin yung baril, di ba? At saka, ano, iniisip talaga niya na she is going to kill. Yes. At saka alam mo, premeditated. Mm-hmm. Ibig sabihin, murder talaga. Parang siya na kasi yung parang next to Gloria Estefan, no? Yun ang parang ano sa kanya, vibe sa kanya. Kasi nanalo siya sa Grammy. Tapos, dun sa pinagre-reinahan niya, hindi ko alam kung anong tema ng kanta yun, doon siya reina, Teacher. Yeah, talagang dinod. 60,000 ang audience niya doon sa isang coliseum na yun, di ba? My gosh, grabe ang galing, no? Ang layo ng narating ni Selena. At talagang, ito pa pala, Teacher Pete, na dadagdag natin. To adanda. Si Selena, papunta na siya sa kanyang Hollywood dream. About to realize na ito, her Hollywood dream? Yes. Papunta na siya doon, makikilala na siya. Mainstream na to, Teacher Pete. Kasi di ba siyempre yung kanyang country na yon, ano lang, limitado lang yung mga bumibili ng kanyang CD, no? Pero nung nirelease yung Dreaming of You ba yun ang title? Nirelease yun, narelease ng 3 months, tapos namatay siya. Hindi niya na naipromote. Grabe. Yung song. Imagine mo kung napromote niya. Saka yung, if you could in love to you, parang ganyan. If you could fall in love to you, parang yun ang isa sa kanta na English niya. Kasi takot na takot siyang gumawa ng English album. Pinalakas ang loob niya ng mga kasama niya doon sa banda, her dad, ganyan. Talagang sabi, gawin mo to kasi para sa iyo to. Tapos kasi parang, inaano nga siya na parang next to Gloria Estefan. 3 months na release yun, namatay siya. Hindi niya na na-promote yung kantang Dreaming. Very sad. Grabe, no? Kasi kung na-promote niya yung kanta na yun, doy, ang laki ng maging pangalan niya sa Hollywood. Diba? Talagang maililevel na siya dun sa mga, siyempre mas una naman siya kay Shakira, nauna siya kay Lady Gaga, nauna siya doon kay ano. At saka siya yung Madonna doon sa lugar nila. Doon sa bansa nila, sa Texas. She's actually pretty. Pretty. At saka ang maihanga mo kay Selena, she's a very humble and very down to earth, ayan, na celebrity. Oh, wow. Okay. So may mga message pa tayo mula dito sa ating mga viewers. Ayan. Si Bunny Stanislaw, isa lang naman ang anak ni Gretchen at Tony Boy. Isa lang naman talaga si Dominic nga. Bunny Stanislaw ang pumatay kay Selena. Di ba po yung manager niya? Naging movie po yan. Anong okay. Hindi niya manager ang pumatay sa kanya. Tagahanga niya yun? Fan niya yun. Si Yolanda, no? Si Yolanda is fan niya. Sa isang concert niya sa Mexico, ganyan. Nagpakilala sa kanya, kinuha niya, nagtiwala siya. Yun ang ginawa niyang presidente ng fan club niya. And then, yung boutique na tinayo niya, yun din ang pinamanage niya ng boutique niya. Doon pa lamang matatapos ang buhay niya. At Teacher Pete, 23 years old lang siya
nung siya ay nasa prime ng kanyang buhay. Pero alam mo, sabi konting-konti lang, no? Konting-konti lang distansya, yung ano niya, yung tama ng bala, mabubuhay siya. Makasurvive siya kasi parang tinamaan yung ano, nakalimutan ko yung sinabi ng doktor. Tapos naapektuhan na yung lungs niya, parang ganyan, yung heart, parang ganyan. So, yun, doon na dali si Selena. Oh, at talagang babarilin pa siya uli. At ang ito nakakaloka, tinatanggi ng Yolanda. Tapos sabi, bakit mo itatanggi? May nakadinig, may witness na tinawag, nung binaril niya si Selena, tinawag niya itong bitch. You are bitch. Parang ganyan. Right. Tinawag mo pang pokpok, pinatay mo na, diba? Tapos sasabihin mo, ano daw yung teacher Pete? Aksidente lang daw yun. Nag-ano lang daw sila, nag-anuhan lang daw sila, nag-agawa lang daw sila ng baril ni Nagpabuto. Nakakaloka, di ba? Ay, dun to kung nakalaya na ba yan. Dapat di palayaan yung babae na yan. Okay, si, sana tayo? Sino pong patay kay Selena? Si Yolanda, kilalanin mo siya. Jan Paul Bonipi. Mabers. Si Mabers. Don Chang, pasok sa Darna at pinasikat ni Cristy Fermin, kaya yun, nag-resign. Kaya yun, nag-resign. Hindi naman yung dahilan si Don Chang. Hindi naman resign, o. Iba naman yung, okay. Ano, kay Salvi Asis yun, nagka-problema sila ni Salvi Asis. Si ano, si Don Chang, sige, nag-controversial siya, kinuha siya ng Darna. Diba? Nag-benefit siya dun sa away nila ni Manang Cristy Fermin. Kasi nga, balat sibuyas nga si Manang Cristy at saka nga, feeling star na kailangan saluduhan mo ko, kailangan magmano ka sa akin, kailangan masunod ako, parang ganyan. Diba? Kumbaga balat sibuyas ka, ikaw yung nawalan. Si Mabers, nawalan yata ng credibility si Miss Cristy Fermin about case kay Don Chang. Guilty siya. Vanny Stanislaw, Teacher Pete. Ayan. Vanny Stanislaw, fan po pala. Kala ko manager. Ang tagal ko na po kasi di napapanood yun. Ganda nung kanita niyo, di ba? Vanny Stanislaw, may kakilala din po akong Selena. Yung mula sa puso. Selena, di ba, ginampanan ni ano, ni... sino ba to? Yung asawa ni ano? Princess Ponsalana, yan. Yun ba yun? Okay. Jan Paul Bonipi, Teacher Pete. Yolanda yung bago. Bago pa. Ay! Yolanda. Asa na yun? Yung... Bagyo. Ano? Yung Bagyo po, pumatay kay Selena. Ba yan? Mga Bagyo na yan. Mabber, sino po si Selena at Yolanda? Dahu yata. Oy, my gosh. Big name yan. Big name yan si Selena. Search mo sa ano, sa... YouTube para masya ka sa kanyang achievements. Ayan. Oh, okay. So our time na, malapit na tayo. 3:51, 4:30. Konting-konti lang. Pasalamatan namin si Kuya Boy Abunda. Pasalamatan namin siyempre one of my heaven sent. Heaven sent namin dalawa ni Teacher Pete sa kanyang The Boy Abunda Talk Channel. Kung meron kayong time, meron kayong pagkakataon, please subscribe to The Boy Abunda Talk Channel na meron na pong over 1 million subscribers. At ngayon po, abangan nyo po yung latest na kanyang live interview. Hindi naman live interview to, no, yung kanya interview sa interviewer niya. Makakapanay niya po yung mga wife, ayan, yung mga asawa ng mga presidentiables, yung mga presidential aspirants pati mga anak. 'Di ba katulad ni Jinky Pacquiao, yung mga anak nila ni Manny Pacquiao. Abangan niyo po 'yan sa The Boy Abunda Talk Channel. Kuya Boy, I love you. I love you so much. Sa yes. Kabaitan mo. You're so ako, nice. Iba ka. Okay. Sa mga celebrity, nag-iisa ka. Okay, si, of course, Sari-Sariwa ang online palengke inilapit na sa ating mga tahanan. Presyong palengke. Ano masabi mo sa Sari-Sariwa? Ay, naku, you can buy everything. Mga meat products, chicken, fruits, and everything. Fresh every talaga, day. Talaga, lahat-lahat talaga yes. Andoon. Wala ka nang hahanapin pa. At, naku, syempre, ha, talaga meron dyan mga ano, buy one, take one, discounted price, tapos pre-delivery, samantalahin nyo na. At kung gusto talaga nyo makita mga lahat ng kalang mga produktong ibinibenta dyan, magtungo lang sa kanilang Instagram account, Sari-Sariwa Online, pakipalo na rin po sila. Ayan, saan kayo pwede mag-order? Mag-iwan lang ng mensahe sa inyong mga o-orderin. Ayan, sa www.sarisariwa.com.ph www.sarisariwa.com.ph or call their hotline at 0961-876-3121. 0961-876-3121. Meron dyan yung mga churba-churba, paki-black, dalawa yata yung pumasok, okay? Sari-Sariwa Online Palengke, pag-aari po yan ng aming minamahal, gwapo na, kindness na, mabango pa, aming si Sir Jaa Kabango. Of course. And is also the owner of one of the popular car insurance company, no?
ay isa sa nangungunang car insurance company sa bansa, ang Fortune General. Of course. We love you, Sir Jack. We miss you so much. Ayan. Okay, si, sana tayo? Si Mabers, si Bunny Stanislaw, si Eddie Atienza. Pakibasa mo, Teacher Pete. Ayan. Eddie Atienza talking newcomer, about si Lina. New viewer. When her life was made into a movie where Jennifer yes, Lopez oh. played her. So if not for Selena, Jennifer Lopez would have not been a big star. Kasi nag-uumpisa pa lang that time si Jennifer Lopez. Maganda ang break na binigay sa kanya. Ginawa ang movie 1997 at talagang kamukha niya si Selena. Ang unang inalok na actress si Shalma. Ano pa nun? Basta parang ganun, Salma Malik, parang ganyan. Oo. Yung name, no? Oo. Dahil nag-inarte. Alam mo, sabi niya, no, it's not time na, ano, to do a movie like this na parang, ano, tribute to Selena. It's too early, parang ganyan. Wow, alam ko yung kanyang pag-English. It's too early daw. Tapos, my gosh, tingnan mo, Salma Malik. Malik, oo. Na isa sa pinakasikat na Hollywood star, no? Nung panahon niya, during her prime. Pero Teacher Pete, nakita mo naman ang naging benefit kay... Nag-benefit ng gusto si Jennifer Lopez, di ba? Isinilay, let's get loud, turn the music and around, let's get loud, di ba? Let's get loud! Around the floor! Ano version na naman si Tita Tos. Okay, si Bobbers, BBM, winarning nga na ng comic debate. Pag hindi padadalo, ayan, padadalo sa debate na ito, tatanggalin na siya pagtakbo nito. Palagay ko, dadalo na. Oh, kasi parang yung CNN Philippines, di ba? It is very close to our boss, Sir Edgar Cabangon. Oh. Our benefactor, di ba, Sir Edgar Cabangon? Pero ba't parang di ata sumipot sa CNN, no? Philippines presidential debate, no? Itong si BBM. Ano kayo nangyari? Oh, Salma Hayek. Oo, oh, Salma Hayek. Yes. Okay, dyan. Pinala siya ni Judith Lorico. Ang ganda ng kambal chismis. Marami tayong matututunan. Pwede siya, nagbibigay kami ng mga impormasyon na mga hindi nyo alam, di ba? Dito sa Kambal Chismis, ayan. Kaya, si Lolita Buruca Solis, huwag ka masyado sitting pretty dahil tayo ay this coming Tuesday, no? Mahabol na lang si Teacher Pete pag hindi siya nakaka ano ng 12 noon. Kaya agaanan natin ano ha, kasi ito kabanggaan natin talagang aswang to, di ba? Kasi naglalabasan na yung mga aswang. Dapat may mga anghel naman na makakatapat sila. Okay. So, our time now is 3:56 at ang aming views ay 137. Palakpakan natin sila. Maraming salamat. Ayan. And, syempre, namimiss natin si Friendship Loy Conte. Baka hindi siya nakakapanood ngayon kasi baka are you not feeling well? Ayan, Friendship, kamusta ka na? I'm just wondering na hindi ka na yata nakakapanood, no? Ingat ka lagi. Alam mo namang mahal na mahal kita, okay? Si, sana ba tayo? John Paul Bonipi, ayan, si John Paul Bonipi. John Paul Bonipi, about ano daw kay Selena, ayan, na natututunan daw nila. Nabibigyan natin sila ng information about doon sa mga nangyari doon sa mga singer na sumikat ayan sa Hollywood. Hindi pa naman niya na-penetrate yung Hollywood, kundi yung na-penetrate niya yung sa Texas, ayan. Oo, Texas, USA. Bunny Stanislaw, una ko naman napanood si Jennifer Lopez sa movie na Anaconda na Big. Anaconda, pati si Anaconda Big. Nakaloka, okay? Another chika natin, marami pa tayong mga ikukwento sa kanila, ayan. Ito naman apektado daw pero panay naman ng hada. Oo, nakakaloka naman tong lalaki na to. Affected daw siya dun sa pagkawala nung maliit na celebrity, pero yun naman pala panay pala hada niya. Magsasalita ka ng ganyan kung totoo ang sinasabi mo. Huwag ka magsasabi ng ganyan na ano ka sa interview mo dun sa isang vlogger, sasabihin mo, naku, hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Kasi malalim ang pinagsamahan nila ng maliit na celebrity na to. Yung maliit na celebrity, mahal na mahal ka, nakaramdam ng pagmamahal sa'yo, pero ikaw, nakaramdam ka ba ng pagmamahal sa kanya? Pagmamahal ng kaibigan. Kasi inalagaan naman talaga niya. In fairness to this, ano, no, this struggling actor, pinalagaan naman niya Teacher Pete. Pinapakita naman niya yung pag-care niya dito sa maliit na celebrity. Pero,
yung pantasya ng iba na nagka-relasyon sila, huwag kayong maniniwala kasi hindi naman sila nagkaroon ng relasyon. Diba? One-way traffic. Ang naging karelasyon talaga ng lalaking ito, yung kanyang manager. At saka may jowa pa daw na iba ito, Teacher Pete. Ayan. Nakakaloka si Chidoro J. Ramos, Teacher Pete. Ayan. Wala na. Yes, si Yolanda Saldivar ang pumatay kay Selena. Nakakulong siya ngayon habang buhay. Yes, dapat nga habang buhay. Life sentence. Dapat nga bitayin yan, eh, di ba? Kasi ang pangit na ginawa. Napaka-impact niya. Binatay niya yung future ni Selena. No? Batang-bata pa. Mayaman na si Selena. Pero marami pa sanang, marami pa sana siyang mararating. Malayo pa sana ang kanya mararating. Marami at saka, yung ginawa niya. She killed the woman and the dreams. Yes. Diba? Binatay niya ang dreams ng babae na talagang very promising. Promising. Galing-galing. Mabait pa. Ang kanyang concern is sa education, sa mga drugs, nag-re-raise siya ng fund para maibigay niya doon sa mga pag-aarali nila, mga scholar, ganun. Ganun siya kabait. Uy, si Martis Oca nagbigay sa atin ng 250 yen. Imaginin mo ha, si Martis Oca ay nag-share ng blessing niya. Talagang sa Martis Oca. Martis Oca. Martis Oca. 250 yen. At meron pa siyang pa-super sticker na naka-sunglass tapos my heart, tapos nagganyan. Parang nag, kumbaga na, wiggle, happy, excited. Happy, oo, meaning yan, happy, excited. Ayan, natutuwa siya sa aming tandem ni Teacher Pete. Kantahan mo na si Martes Oca, Teacher Pete. Ayan. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. But you are the wind beneath my wings. Thank you. Thank you. Thank you. Thank God for you, the wind beneath my wings. Diba, may koryo pa din. May koryo talaga. Para naman to sa iyo, Amigang Martes Oca, na since DWIC days namin, na riyan, suportado kami. Lagi nakatutok sa amin, lagi kami pinapanood, binibisita sa aming studio. Ayan, maraming salamat for giving us 250 yen. Robin, napaka-touching. Ang awiting ito'y para sa'yo, namumutawi sa mga labi ko, alay sa'yo, handog sa'yo. Martes Oca, amiga, ayan, salamat, salamat. Alam mo na, may isa sa namimiss ko dito, yung si yes. Ma'am Peachy, no? Baka silent viewer na lang siya. Ma'am Peachy? Oo, Ma'am Peachy Lazaro of US, talagang bonggadera, talagang may pa-cheer talaga sa atin. Tapos nangako siya sa atin, the next episode, mga susunod na episode nyo, makapanood din ako sa inyo, pero di na siya nanood, no? Bakit parang kaya? Silent viewer na lang why siya. Why is what it? What happened to you, madam? We're wondering, what happened to you? At ang pogi mong husband, kamusta kayo? We're missing you a lot. Kayo ba ay nag-travel sa ibang bansa at hindi na kayo nakakapanood sa amin? Okay, si Jan Paul Bonipi, parang kamukha ni Lolit Solis, si Yolanda. Maganda naman si Yolanda. My gosh. Ipakita nga natin yung picture ni Yolanda para sabihin ninyo kamukha ni Lolita Buroca Solis. Hindi ako papayag. Bigay mo na yung ano natin. Yung ano namin? Oo, no, yung ano daw, nawala daw yung ano niya. Hanapin natin si Yolanda para makita nila ang pumaslang kay Selena. Ayan. Tapos si Lolita Buroca Solis. Pagtabihin mo nga si Lolita Buroca Solis habang kami ay nag-show. Ayan, ha? Ito, dito. Ha? Hindi dito mo siya i-edit. Ayan. Okay. Hindi, pwede naman yung, dalawang litrato sila, pag ano yung, napakita mo na lang sila. Okay, ayan, tingnan natin dito. Lolit Solis, tapos Yolanda Saltipar. Ayan, magbigay ka ng mga balita mo, Teacher Pete. Ano pa ba ang ibibigay mo sa kanila? Oo, dahil pa nating mga ichichika sa kanila. Meron pa tayo, wala naman, iha. May nalalabi pa wala. Tayong... okay, ito yung lalaking ito. Tayong, ang lalaking ito talagang nagtataka ang maraming tao kung bakit ang dami-raming mga gays na nagugusto sa kanya. Hmm. When he is not tall. Unang-una, he is not tall. Ikalawa,
he is not well endowed. Ano ba lang gusto ang daw? Mountain Dew? Tapos hindi naman, okay naman, hindi naman gwapong-gwapo. Pero bakit nga marami ang nagugusto sa kanya? Na mga gays talagang, a lot of them are actually giving him a lot of money. Kaya nakapagtayo siya ng mga business. Talaga mga restaurant, o diba? Bakit ganun? Samantalang wala naman daw notes. It's Mountain Dew. Tapos yung ano naman, yung hindi naman matangkad. Kasi daw, sabi ng mga chismosa Marites, he is very good in bed. Huh? Yun daw mga bading daw, nalulukod daw, talagang nawawala ng ulirat. Because he is very good in bed. Talaga daw nahihimatay ang mga bakla. Huh? Kahit na regular. Ba, kasi magaling kasi. Pag magaling, grabe-grabe talaga, linalaplap talaga yung mga bading, talagang brocha kong lababo, talagang grabe. Kaya ngayon, marami na siyang business, mga restaurant business. Okay. Wow, taray naman. Ang mga negosyo niya talagang restaurant, di ba yung isa nagsara na sa ano? Oo, sa may GMA. Nagsara na sa GMA. Nagsara na, pero yung iba, oo, okay pa rin. Bongga pa rin. At saka ang bahay sa Antipolo, very, very imposing. Uy, alam mo ba, yung isa sa na-involved yun kung sino? Sino? Yung isang business tycoon na marami naging papa sa showbiz. Kabilang na si, ano, si AM, si SB. Oo. Yun, madami yun ang mga datong niya. Oo, madatong talaga yun, Teacher Robby. Lahat ang negosyo sa Pilipinas, meron yung tinutukoy natin na yon. O ito, ipapakita na natin si ano, si Chuchu. Yung babae. Oo, yung kriminal. mamamatay tao. Alam mo, nalungkot ako. Hindi ako maka-get over. Parang naluloko ako for Selena and her dad, si, ano ba pangalan ng tatay niya? Si Mr. Quintanilla. dad, Mr. Quintanilla. Naluloko ako, naawa ako sa tatay niya. Kasi yun talaga ang nag-train talaga sa kanya, yung talaga yung nag-ano sa kanya. Oo, kumbaga parang ano yun eh, parang si Daddy Jerry kay, ano kay, nag-mold, ayan. Parang si Daddy Jerry kay Regine Velasquez, ayan. Okay. Ay, dyan ko ilalagay sa'yo yung ano. Ay, ito na, dito na lang. Oo, dito na lang pala. Kasi, hindi kasi pwedeng maano ni direct yan. Wait lang, direct nag-dalag lang siya. Okay, play mo na natin ito, ayan. Magsumikap kang lalo dali, hayaan mo lang sila. Huwag mo na lang patulan, magkakarma din sila. Pag nakita niyang gamit mo ay bago, gusto niya meron din siya nito. Sila yung taong ayaw magpatalo, mangungutang masabayan ka lang nito. Kuya diyan lagi bilibi, kakabantay sa mga post mo. Hindi titigil hanggat hindi niya masira ang pagkatao mo. Puro pasaring in the morning. Okay, ipapakita natin si ano, si Selena, para hindi sa mga hindi aware kung sino ang ating kinukwento dito, no, yung ating topic about Selena, yung paga niya pagyao, because binaril nga siya ng kanyang number one fan. Ayan, si Yolanda Saldivar. Yan po si Selena at yung kanyang killer. Ayan, katabi niya po si Yolanda. Kasi yan, ba't natin ipapakita, sabi ka mukha daw ni Lolit Solis si Yolanda, no? Mas maganda si Yolanda, hindi ako papayag na kamukha siya ni Lolita Buroka Solis. Di naman ang ganda ni Selena, oh. Diba? O, yan si Lolit Solis, oh. Yan ba yung kamukha ni Yolanda, Teacher P? Tingnan mo yung face ni Lolita Buroka Solis dyan. My gosh, tingnan mo yung face ni Yolanda. Yung nagsasalita sa microphone, oh. May ganda naman, diba? Oo. Oh, ayan na po, ha? Okay? So, wag na ikumpara si Lolita Buroka Solis kay Yolanda. Kasi ayaw din ni Lolit Solis makumpara kay Yolanda, kasi di ba siya mamamatay tao. Okay, dire-diretso pa rin tayo. Our time now is, konting oras na lang, 4:08, 22 minutes na lang, magpapaalam na po kami sa aming vlog sa araw na ito. May mga ilan pa tayong, si Marites Oka, pakibasa mo siya, Teacher Pete. Ayan, Marites Oka. Saan? O dito ka na muna kay ano, sandali lang. Jan Paul Bonafi. Vanny Stanislaw na tayo. Vanny Stanislaw, kung buhay pa siguro si Selena, malamang na nasa level niya sina
Britney Spears sa time na yun. Basta ang kinukumpara siya kay Madonna. So, hindi Britney Spears. Iba. Oh. Iba yung maging ka-level niya. Okay, si Winter Blue, bagong viewer natin. Sabi niya, ano ba talaga ang pangalan ng asawa ni Carla Adriana? Tom or Tom? Kasi Tom, ginagawa nilang Tom Rodriguez para mas maging social. Na-curious ako kasi, ang kasi Tom, kayo ng Tom. Because Tom Rodriguez, ang tama na sinasabi, naluloka ka? Ba't naluloka ka? Para sinabi lang namin Tom Rodriguez? Nakakaloka. Tom Rodriguez, yan ang tawag sa kanya sa showbiz. Tom Rodriguez, T-O-M, ang spelling niya, ang name niya, pero Tom ang tawag sa kanya. Pwede rin Tom. If you want, tawagin mo siyang Tom. Okay? Si Mabers, Teacher Pete. At Asian. Asan na si Ate Irene? Sino pong Irene? Oh. Asan na si Ate Irene? Ikaw wala na kakilala kay Ate Irene. Hanapin mo siya. Marites Oka, thank you mga amiga. Keep it up. We love you. Thank you more to you. Palakpakan natin si Marites Oka sa okay. Alam niya biyaya sa atin. Chidoro J. Ramos, Teacher Pete. Chidoro Junior Ramos, I love you, my classmates. Ang Ate Marites, Ate Marisa, Tita Loida, Ate Liza 89. Liza 89. Kuya Jaime, Kuya Pabloski, Kuya Mong, and lahat kayo. Thank you. Barbers, Erbic Bihandre, po ba the blind items? Hindi siya. Blind item, Tito Pit. Hindi siya. Hindi siya. Ang laki-laki ng nota ni Bihandre. Si, ano, si Bihandre na yan, si Erbic, nung time na walang-wala pa si Marian Rivera, natutulog lang sila sa sahig, Teacher Pit. Yung ano lang, parang ano tawag noon, yung, ano ba tawag doon pag, ano sa ano, matrix ba yon yung gano'n, ano? So, yun lang yung ano, mattress o ano, whatever. Tapos, si Marian Rivera, yung ginagamit niya sa sakyan, nung hindi pa siya rich, gamit lang niya na sakyan Charade. Ayan, yun po yung parang mas maganda pa ang brand na Kia doon sa Charade, di ba? Sipin mo yan. Pag-aari pa yun ng manager niya, hindi niya pag-aari. Sipin mo yan. Pinapahiram lang sa kanya. Di ba? Talagang, at si Marian na naglalabada, labadami, labango ng mga labada niya. Salamat siya. Wala siyang labandera. Oo, kaya, pero si Ervic naman, eh, nagniningning din, ha? Mga negosyo. Ang mga datong. Oh, benefactor. A lot of money. And siyempre, ang benefactor na dun sa ano, kapuso. Ano mang kulay. Kulay. Sa GMA, kumikinang. Sa GMA, lumilinaw. Kumikinang, kumikinang. Maraming ilaw. Kumikinang, umiilaw. Kumikinang, lumilinaw. GMA, di ba kapuso? Ano mang kulay ng buhay? Pero syempre, akala nyo, papuriin ko kayo? No, you're not the number one TV network in the country. The number one TV network in the country, ayan, is ABS. CBN, oh, di ba? Kaloka. Okay, si John Paul Bonifi, ano po siya namatay? 2011 po ba namatay? 1995. March 31, 1995 sa Days Inn Hotel. Ayan, sa Texas. Okay, sa ano ba? Ichiro Junior Ramos, dadalhin Daihatsu. Charade po yun. Hatchback yun. Okay, ayan. Okay. And si Martis Oka, hello Jet, thank you, take care too, ayan. So meron po na kami nalalabing 18 minutes to go, malapit na pinakami magpaalam, meron pa kami mga ilang itatakal dito na, isatakal na natin yung kay Tulfs kay ano, Manang Cristy Fermin, ayan. So ikaw ba dapat ka magbalat si Buyas na ito no, nang galing mismo sa management, na utos ng management, na nalugi tayo because of pandemic, Ngayon pa lang tayo nakakabawi, unti-unti pa lang tayo nakakabawi, at hindi pa talaga tayo nakakabawi. So, pagpahingayin na muna yung vlog ni Manang Cristy Fermin, ni Lolita Buroka Solis, at ni Mr. Ku. Okay. So, binilin yun kay, ano, kay Salvi Aziz na bilang line producer, natural, alam nga namang ilihim niya ang sinabi sa kanya ng taga-sales, no? Okay. Kasi ang producer po ng vlog ni Lolita Buroka Solis, the Aswang, and Manang Cristy Fermin, Mr. Po, is the Philippine star. Philippine si Mr. Miguel Belmonte, no? Oo. Actually, yung Philippine star, meron na silang kasosyo dyan. Hindi nila solong pag-aari na yan. Alam ko meron ng sumosyo sa kalambayan. I think si Mr. Manny Pangilinan yata yung nadinig ko. Tapos, ngayon, nung nagpag-umpisa na daw yung show, last Tuesday ito pinag-usapan natin. Oh. Yung di ba may mga nagkwento sa atin na about dun sa mamamaalam na sila, oh. Last day na nila, si JCP sa Coltrane, kinuwento sa atin yung
may kinilingan silang politician, parang bayad, kaya ganun yung nangyari na napansin ng management. Tapos, habang bago pa daw mag-start yung show, ilang 15 minutes na lang yata, mag-start na, nabanggit daw ni Misalbi na, Misalbi Aces, na hindi siya nakatulog because nag-worry siya. Ibig sabihin, nalulungkot siya para sa tatlo. May concern siya sa tatlo. Ibig sabihin, parang hindi ako nakatulog kasi may memo akong tinanggap na hindi na daw ako kumikita ayon sa sales, ganyan-ganyan. So, to make the story short, sinabi niya yun kila Manang Cristy at kay Lolit. Si Lolit, okay lang sa kanya. Parang, ah talaga, last day na natin. Parang, ito nagbalat si Buyas nga si Manang Cristy Fermin na parang, bastos ka, hindi mo ko nirespeto. Alam mo mag-umpisa ang show, ngayon mo sasabihin yan. Wala kang kagalang-galang, parang ganyan. Ganun ang sinasabi niya kay Salvi Aziz. Anong, bakit sasabihin mo yung ganun? Eh, pwede mo namang sabihin na, pwede mamaya mo na lang sabihin yan. Huwag mo na ituloy yan kasi mag-show kami. Pasintabi ah. At nag-sorry para sa kanya si Miss Salvi Aziz. Nag-apologize sa kanya na nabigla lang siya, nag-panic lang siya kaya nasabi niya. At hindi mo ma-catch yun, hindi mo yun maintindihan, di ba? Bakit kailangan magpa-feeling star siya ka? Siya yung mataas ang tingin sa kanyang sarili. Mataas sarili mo. Eh kung ano nga, mas mayaman naman sa'yo si Lolita. Buro ka Solis, hindi naman nagaganyan ng ano. Tinatanggap niya ang mga ano. Kasi nga, di ba, mukhang pera, di ba? Lahat na lang inaano niya, di ba? Nandun na yung prinsipyo na tinatawag mo, may dignidad ka. Mabubuhay ka ba ng dignidad mo? Mabubuhay ka ba ng prinsipyo mo? Ayan ang pinaglalaban mo. Si Mr. Poo, iniwan ka sa ere. O sumama kay Loli. Di ba kung talagang si Mr. Poo, kahit masabi mo sa dala ng pangangailangan niya dahil siya breadwinner ng pamilya niya, dapat iniisip ka niya na nawala ka sa show, di wag na rin siya mag-show. Di ba? Si Lolit na lang. Si Lolit na lang ang mag-show, solo niyan. Bumati siya ng 2 oras, 3 oras. Di ba? Di ba? Iyan ang sinasabi natin. At saka tingnan mo ha, hindi na sila kinabibili ba ng mga sponsor kasi nakita yung views nila, hindi naman umaabot ng 100,000. Hindi naman naging 1 million ng subscribers nila. Kaya nag-aatrasan yung mga sponsor nila. Yung mga naharabatan ni Lolita Burocosoris, yung mga naharas niya, ay magpa-add kayo dito, ganyan. Hindi na rin nagtutuloy-tuloy. Lalo na si Dr. Vicky Bello, ba't magpapa-add pa sa kanila eh? Mas mataas pa yung subscribers compared to them. Vicky Bello. Diba? So, sino ngayon ang nawalan? Ngayon, nagpatuloy ang show na yung show ni Lolita Burocosoris, yung vlog nila ni Mr. Po. Napanood sila kanina, nakamonitor ko kanina, nakita ko. Oh, tapos mataas din ang views. Ngayon nailawan ka tuloy na hindi naman pala ikaw ang nagdadala ng show. Ang nagdadala pala ng show, si Mr. Po, saka si Lolita Burocas Solis. Silang dalawa. Kasi hindi naman, mas tumaas pa yung views. Sabi, mas tumaas pa daw. Ang sabi niya. Kesa nandiyan ka. Kasi nag-end yung kanilang vlog, 3,000 na sila. 3,000 na yung views nila. Pero yung live views nila nasa more than 1,000 views, no? Na pinaghalo yata yung Facebook at saka yung YouTube. So ngayon, ang inaantay na lang, siguro kayo nagmamalaki si Manang Cristy Fermin because meron siyang bagong tatahaking karir. Ito nga yung sinasabi ng TV station ni Manny Villar na hawakan. May offer. Hawakan ng BFF niya na si Kuyang Willie Revillame. Siyempre, Willie Revillame is going to give her a role, a show. Diba? Tapos, malamang, ikaw ba sa palagay mo, Teacher Pete, isasama niya si Lolit Solis. Siyempre, hindi na. Oo. Kahit masabi mo pa owner ng ano, kaibigan niya. Owner si Mr. Manny Villar is kaibigan ni Lolita Burocas Solis. Baka tatanggihan na ngayon ni ano. Kasi nag-put out kayo ng 2 pala kayo. Pwede naman pala ipagpatuloy ang vlog na yan. Eh, bakit nawala siya na pinapatigil ninyo? Diba? Eh, bakit itinuloy? In fairness to, titigil na. In fairness to, malamang si Fermin na. Itinuloy. Yes. What is the story behind sa it? Sa side naman ni Manang Cristy Fermin, dito naman tayo, hindi naman natin kakampihan dito si Lolita Burocas Solis. Siguro, merong deal sa management si Lolita Burocas Solis. Siguro yung mga harbat niya, si-share. Nagiginayang sa doon sa mga bigay sa kanya sa abroad. Diba? Baka mawawala sa akin si Donya. Baka mawawala sa akin si Chuba. Si Chenilin, yung mga ganyan, di ba? So, kahit ganito, kahit si Mr. Poo, dapat, kinonsidera ni Mr. Poo na lagi siyang pinaglalaban ni Manang Cristy Fermin na hindi ako sasama dyan sa show ni Chris Aquino kung wala si Mr. Poo. Minaliit mo si Mr. Poo, pinagtanggol mo, iniwan pa sa ere, di ba? Ganon ang showbiz. Yung pala, pera-perang labanan. Ganon ang showbiz, gamitan, di ba? Mabuti kami, hindi kami na, may mga nagsasabi nga sa amin na hindi kami nahawa sa plastika ng showbiz. Kasi nga, may sarili kami mga paninindigan at hindi naman kami katulad ng mga taong yan, ayan, okay? So, paki-block Direct Julie yung isa, yung nag-invite ng churba-churba. Okay, Teacher Pete, ayan, at basahin mo pa ilan pa nating mga, si Maltes Oka, ay si ano pala, si Judoro G. Ramos, ayan.
Ichidoro Gio Ramos, Ate Marites, thank you po, take care. Okay, Ichidoro Gio Ramos, naalala ko ang brass bed and IC team plus story ni Cristy at ang construction worker, Hada at Harbat episodes ni Lolita Buruka Solis. Kung makapagsalita lang yun na mayapang si Manny Camacho, di ba? Kaso patay na siya, so di na, di pwedeng itakil yan kasi patay na nga. Yun ang naka-ano ni Lolita Buruka Solis doon sa construction worker. Oy, may bago tayong viewer, Teacher Pita. Roslyn de la Rosa. Kung nawalan man po si Cristy ng show, may isang show pa rin naman siya sa radyo. Correct! Meron siyang Cristy per minute. Meron siyang show dyan. Di ba? Meron silang vlog ni Morley at saka ni Romel Chica. Ang problema nga lang, kung idodominate niya yung buong oras para siya lang yung masusunod, siya lang yung walang mga opinion itong mga kasama niya. Hindi rin magiging maganda ang daloy ng dapat ng kanilang vlog. Ayan. Makinig ka rin sa kanila. Yes. It should be a two-way street. Yes. Magbabalita ka, may opinion ka. You listen to the opinion Correct. Of your two co-hosts. Yes. Para mas maganda. At saka sayang din, no, yung kinikita niya dyan sa vlog na yan, Teacher Pete. Sabihin natin, si Lolita Buruka Solis, although na hindi ganun magbigay ng share. Oh. Si Lolita Buruka Solis kasi puripot. Hindi siya nagsishare talaga yung patas kayo ng bigayan. No, mas malaki dapat sa kanya. Pero kumikita pa rin, di ba? In short, kumikita pa rin si Manang Cristy Fermin. At yung talent pina 20,000 monthly, malaking bagay din yun. Oo. Di ba? Diba? Na hindi yun basta-basta na sa panahon you na to. You don't pick money on the street. Tapos yung bayad pa sa kanya sa Filipino Star ngayon na column niya na 500 per column. Diba, hindi na ba siya nagkukolom? Hindi na siya magkukolom. Simula kanina yata, nag-ano na siya. Oh. Pinigilan siya ni Mr. Miguel Belmonte na kung aalis man siya dun sa vlog, wag naman sa pagkukolom niya sa PSN. Pero nagpaalam na rin talaga siya. Hindi daw niya kaya magtrabaho sa isang taong bastos at walang respeto. Pero para sa akin, ako, pinagtatanggol ko dito si Salvi Aziz, wala siyang kasalanan sa'yo. Siguro emotional lang si Salvi Aziz sa'yo. Para wala siyang guts na magsalita ng magtago. Yes. She cannot keep that thing para sa inyo. At kaya talaga sabi niya sa inyo. Kaya magkakaibigan na kayo, magkakasama na kayo. May tagal niyong sama. For 3 years, nagsama kayo dyan sa vlog na yan. Di mo ba siya kilala? Oo. Di ba siguro, ganun siya, character siya. Ayaw niya ng mga tago-tago, ayaw niya ng mga secret-secreto, ayaw niya ng mga pa-secret-secret, pa-surprise. Oh, sabi niya sa inyo, para diba? Hindi na kayo magulat. Kasi yung word na hindi ako nakatulog na nasaan affected siya. Tapos palalabasin mo masama siyang tao. Kaya ngayon sa comment box nung naglilita niya sa kay Salvias, ganyan ka naman talaga eh. Kapag ano na, hindi mo nakasama, nilalait mo na. Walang bumaburo sa kanya. Walang nagtanggol sa kanya at ang liit ng views niya nung nagnovela siya. Ng kanyang sentimiento. Walang nag-ano sa kanya. Ibig sabihin, mas malaki pa ang views ni Buruka. Ang sabi pa nga doon, naku no, mabubuhay naman yung vlog nung ni Lolit Solis at saka ni Mr. Po kung wala ka, no. Hindi naman ikaw pinapanood doon sila. Alam mo, sakit noon na, Richard Pitt. Nagbigay ka na ng sentimiento mo, nasasaktan ka. Walang kumampi. Walang nag-ano sa'yo. No one sided with you. Sa'yo. Yan kasi kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, dadanasin mo. Babalik diba? Din sa'yo. Katulad si Lolita Buruka Solis, palang feeling mo eh, nagwagi ka kay Manang Cristy Fermin. No. Tingnan mo ang karma. Tingnan ninyo ang darating na karma sa inyo. Kasi iniwan nyo sa area yung tao. Oo. Di ba dapat? Nagpagod rin si Cristy. Dapat hindi nyo na tinuloy yung... Hindi namin sinasabing dapat para kami na yung mag-ano sa times at... No! Kami nga ang tumapating. Hindi naman ganun. Ang sinasabi namin dito, sana tinignan ninyo yung sitwasyon na tama ba itong gagawin natin, Mr. Kung nag-usap sila dapat ni Cherpid, di ba? Oo. Parang di naman maganda yun. Pinagtatanggol ka nga ni Cristy. Tapos, kay Chris, ganyan ang gaganti mo. Tapos gagawin natin, magdadalawa tayo, tandem tayo. Uy, parang di naman kagandahan yan. Dapat kinausap din nila si Cristy. Magbalikan na. Kasi diba? Ano, okay naman itong ano natin. Oo. Kaya, wag na namin tatanggapin yan. Kung wala si Cristy, di na namin tatanggapin yan. Eh kaso, pera, greedy, napaka-swapang, di ba? Daang-daang milyon na ang... Magkano pera niya sa bangko, sabi nung pinakahuli? Million? Di ba nung nag-press kung tayo kay L.A. Lopez? Hindi, 200 million. Meron daw saving sa Pilipinas, meron dollar account. Sabi. Isipin mo, laki ng pera niya. Di ba? Ang magmamana mga aso.
Paano yung mga anak niya? Hindi, may mga anak naman. Charot lang yun, okay? Oh, magpapaalam na kami, pero syempre may mga message pa tayo sa Jodoro J. Ramos. Pakibasa mo, Teacher Pete. Jodoro Junior Ramos, sana magretiro ng dalawang ang dalawang aswang kasi marami naman silang gatong at masyonda na sila. Okay, Vanis and Islao sa Mars na lang mag-show si Mana nga. Hindi, may karir nga siya after this kasi nga, siguro malakas nga ang loob niya kasi kaibigan niya matalik si Willie Rebillame. At may panakot pa yan dati. Naku, huwag ka masyadong magbabanat kay Willie kasi di ba itbulaga publicist ako, di ba? Kasi may demanda sa'yo, nakambang na yung demanda sa'yo. Wala naman palang demanda. Tinawagan pa ako sa Bicol ni Manang Cristy Fermin para sabihin may demanda ako kay Willie Rebillame. May gas. Wala naman palang demanda, panakot lang pala. Nakakaloka ka. Okay, maraming salamat sa mga nag-ayuda sa amin. Unang-una na siyempre mga nagmamahal sa atin ng tunay. Unang nagpadala sa atin ng ayuda na siyempre, unang-una muna siyempre yung blessing na tinanggap natin kay Anna Dison. Oh, the star diva of the new millennium. Anna Dison is Anna Dison. Baka magbalik din siya. Abangan nyo po. Baka balikan niya yung kanyang singing career. Uy, Anna Dison, hindi na yung matatawaran ng pag sinabi mo Anna Dison is Anna Dison. Yan ang talagang famous line sa showbiz. A generous rin siya. Yes. Kaya nga may Vilma Santos is Vilma Santos. Nauna muna si Anna Dison is Anna Dison. Diba? Okay, Teacher Pete, pasalamatan natin siyempre. Erlinda Somerville. Pang Erlinda Somerville. She was able to give 7.99 Australian dollars. Siyempre, pinagkaloban niya pa tayo ng 2K. So, meron pa yung tag 1,000 plus yung share ni Director Lin. And of course, si Judith Lorico na hindi yayamanhin, pero napaka-genuine no? Yung kanyang pagmamahal sa atin. Only napaka-totoo. Sharing whatever she has. 1,220 yen. Kasi dalawa daw tayo, tag 610 yen daw tayo. Maraming salamat. Ayan. Mabuhay ka and God bless you. More and more blessing. Ayan. Okay. Ay, si Marie Carparty, hindi natin yata nabasa. Good afternoon po, Teacher Pete and Tito Tos watching here from Hong Kong. Kamusta kayo dyan sa Hong Kong? Okay. Si, nagbigay din sa atin si Ma'am Erlinda Somerville ng another 7.99 Australian dollars. At ang pinakauli natin, Martins Oka nagkaloob sa atin ng 250 yen. Maraming salamat sa inyo. Magpapaalam na tayo, Teacher Pete. Thank you very much po sa inyo for keeping us company. Thank you. And please, don't forget, mag-share, mag-ano naman kayo, mag-subscribe naman kayo sa aming YouTube channel. Ang Polokyo Pavlite Channel. Ang Polokyo Pavlite Channel. Okay, ang show namin, every Monday, Thursday, Saturday, and Sunday from 10 to 12 midnight. And of course, special edition of the show on a Wednesday from 1 to 3. Okay. Ayan, okay. And of course, Kambal Chismis, don't forget to watch always our collaboration with Teacher Pete, Kambal Chismis, the Marimosa Vlog. Umi-airi po kami tuwing alas 12 ng tanghali onwards. No, hindi namin alam kung kailangan matatapos. So this coming Tuesday, promise po yan, mag-umpisa po kami ng 12 noon. Maraming salamat po sa inyong pagsama, sa inyong pagtutok, sa inyong pagmamahal, sa mga na-miss namin mga ayuda angels, hello sa inyo. Ayan, good day sa inyo. Sa mga nag-share ng blessing ngayon, maraming salamat. Oh, a million thanks sa inyo. And we love you very, very much. Ayan, for giving us ayudas today. And to YouTube, ayan, sa kaloob niya mga being commercial sa amin. Understanding. Oo, sa akin, sa vlog ko, and to Teacher Pete, sa super chat niya, sa kanyang pa-membership, ganyan. Maraming salamat. Nakakatulong po ito sa aming revenue, sweldo namin sa YouTube. At agang salamat, maraming salamat po sa inyong lahat. This is your Tita Tos, Peter Ledesma, saying, muli magkita-kita tayo dito sa Kambal Chismis. Ayan. And syempre, kay Direk Julian, thank you. At yung aming pinali number, yung touch by touch. Ayan. Para sa mga taga-subaybay na haba natin, ha? Oo. Umabot tayo ng 3 hours. 3 hours ba kami? 3 hours po kami ngayon. Maraming, isa nga 4 hours pa tayo. Kaya lang, iniklian na natin because hindi maganda yung pakiramdam ni Teacher Pete. Para sa inyo, bye-bye for now. Bye-bye.